She loves him that much, kaya naman kahit ano'y gagawin yata ni Maris para kay Dan, mapansin lamang siya nito. Pero manhid yata si Dan, hindi siya napapansin nito bilang isang babae, kundi bilang tauhan lamang sa agency nito. Hanggang kailan ba siya maghihintay na mahalin siya nito? Hanggang sa manganib ba ang kanyang buhay dahil lang sa pagnanais na matulungan nito sa kasong hawak? Kailan pa bang ibuwis niya ang sariling buhay niya para lang sa kaligtasan ng babaeng gusto nito? Para lang malaman nito ang pag-ibig sa kanyang puso para dito? Sabay-sabay nating sabay-bayan ang kwentong pag-ibig sa pagitan ni Maris at Dan. Congratulations for a job well done, Kayla. Nakangiting wika ni Kelly. Thank you, Kelly. Tugon ni Kayla habang inaayos ang kanyang mga gamit sa locker ng built-in gym sa tagilidang bahagi ng bahay ni na Danielle. Congratulations din, ikakasal ka na pala. Napangiti si Kelly. Yeah, pero wag ka na maglihim. Alam ko na yata may balak rin kayong pakasal ni Alex. Siya naman ang napangiti. How about a double wedding? Buhat sa pintoy, wika ni Danielle na pumasok. Naka-t-shirt at shaking short ito kaya kita mga muscles sa katawan na nasa tamang lugar. Kuya Dan, akala ko magtatagal ka sa Baguio dahil nag-resign na ako sa pagiging polis. Ha? Alam ko kasi na kapag ikinasal na kayo ni Henry ay hindi mo na maasikaso ang agency natin, so I decided to take over na. Lumapit ang binata sa treadmill at nag-warm up. Hindi ko gugustuhin mapabayaan ang business natin. Anyway, para na naman akong hindi huminto sa trabaho ko dahil sa nature ng business natin, hindi ba? Well, I'm glad to hear that, Kuya Dan. And I think may matutuwang tao dito kapag namalagi ka rito. Sa loob-loob ni Kelly. Siya nga pala, alam na ba ni Maris na ikaw magiging boss niya? Nagkibit-balikat lang si Dan. Nope, hindi pa kasi ako nagpupunta sa office. Bahagyang napangawi si Kelly. Kailan mo kaya mapapansin si Maris, Kuya Dan? Sinarili na lamang ng babae ang isiping iyon. Buhat sa pinto ng gym, mabilis na nagkubli ang pagpasok na si Maris. Dinig na dinig niya ang sinabi ni Dan na ito na ang magiging boss niya. Mapapalapit ka na sa akin, Dan. Pangako, lalo kong pagbubutihin ang trabaho ko. At sana'y magawa kong itago ang damdamin ko sa iyo kapag nagkasama na tayo. Dahan-dahan lumayo roon si Maris at bumalik sa opisina. Pagdating doon, tila nangangarap pa rin na upo sa mesa niya ang dalaga. Dito rin kaya siya mag-opisina at... Good afternoon. Napatingin siya sa lalaking bubungad sa pinto. Yes, sir? What can I do for you? Nakangiting wika ni Maris. Mabilis niyang pinag-aralan ang kilos at anyo nito. Mid-40s na ang edad ng lalaki pero simpatiko at matikas pa rin itong tumayo at may katangkaran. Dignified look ito kahit na pantalong maong at collar shirt ang suot. I was looking for a good detective. May ipapagawa sana akong trabaho. And my friend told me na mahusay mga agent niyo rito. You came on the right place, sir. Have a seat. Thanks. Naupo ang lalaki. Ano ho bang ipapagawa ninyo, sir? Isang brown envelope ang nilapag ng lalaki sa mesa. I am Daryl Del Mundo. So, sa iyo ko na ba sasabihin ng pakay ko or can I talk to the owner of this agency? Bahagyang tumaas ang kilay ni Maris. May pagka-aroganteng magsalita itong lalaki. I am Maris Revilla. Although secretary, ako rito lahat ng transaksyon sa aking dumaraan. And I can assure you, sir, lahat ng iyon strictly confidential. May katarayan niyang wika. Ilang saglit na tumiim ang titig dito sa kanya. Maya-maya ay napangiti ito. Well, that's nice to hear. Anyway, sa'yo ko nilang sasabihin ng tali, okay? Go ahead, sir. I'm listening. Bahagya pa rin nakataas ang kilay na tugon niya. Good morning, Miss Revilla. Napataas ang tingin ni Maris sa lalaking bumungad sa pinto ng opisina. At kagaya ng mga naunang pagkakataon, nagsimulang bumilis ang tibok ng punyong puso nang masilayan ang gwapong-gwapong anyo ni Dan. Pantalong maon at t-shirt na puti ang suot nito. Pinatungan niyo ng jacket na asul which gave him an aura of a rugged man. And yet, sa paningin ni Maris, kagalang-galang pa rin itong tingnan. Good morning, sir. Nabubulol niyang tugon. May kudlit ng disappointment na pumitik sa kanyang puso dahil sa forma na tawag dito sa kanya. Mrs. Villa, ilang taon na ba siya nagtatrabaho sa agency na iyon? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya matawag ni Dan sa unang pangalan niya. Sa bagay, lagi naman itong wala roon dahil nasa duty bilang polis. Pakalagay naman sa mesa kong updated report dito. Gusto kong pag-aralan iyon. You see, ako na magta-take over dito from now on. Talaga ho, sir? Bagamat alam na niya yon, pinili niya magkunwari. Yeah! Naupo na ito sa swivel chair na dating inuoko pa ni Kelly. Abala na si Kelly sa pagpaprepara para sa kasal na ni Henry. Anyway, resign na naman ako sa pagiging police kaya makakapag-full-time na ako rito. Formal ang mukhang wika nito.
Mabuti naman ho, sir. Inilapag na ni Maris ang ilang folder at envelope sa mesa nito. Sir, may bago nga ho pala tayong kliyente na dumating kahapon. Narito ho sa envelope ang detalye. Thanks. You can go back to your table now. Yes, sir. Lihim na lihim, laglag ang balikat niya nang bumalik sa kanyang mesa. Kailan kaya siya makikita ni Dan bilang isang magandang babae at hindi bilang tauhan lamang sa agency na iyon? I will handle this case, Miss Revilla. Sir? Maang napatingin si Maris kay Dan. Hawak nito ang mga papeles na iniwan ni Daryl Del Mundo kahapon. Total busy ka pa sa kanilang hawak na kaso ang mga agents natin. Ako nilang hahawak sa kaso ng pagkawala ng stepdaughter nitong si Daryl Del Mundo. Lihim na nandumo si Maris. Isa lang ang ibig sabihin noon. Naroon nga si Dan. Lagi naman itong wala sa opisinang yon dahil magiging abala sa labas. Malapit na naman nung dumating si Tony. Pwedeng siya ang... Oh, it's okay, Miss Revilla. Anyway, ilang araw pa lang akong resign sa pagkapulis na miss ko ng aksyon sa buhay ko. Napailing si Maris. Alam niyang nagbibiro ito. Pero kay damot naman ang ngiti sa mga labi. Kayo ho ang bahala, sir. Pakikontak ang asset tong si Pilo. Kailangan ko siya sa trabahong ito. Yes, sir. Thanks. Yun lang at muli na nitong ibinalik ang pansin sa mga hawak na papeles. Maganda itong stepdaughter ni Mr. Del Mundo, no? Sayang kung hindi makikita. Maya-maya muling wika nito bagamat hindi naman tumitingin sa kanya. Ho? Oho nga. Lihim na tila kinurot ang puso ni Maris. Sa litrato palang nakikita ni Dan ang naturang babae. Napansin na agad itong maganda ang hahanapin. Bakit ako hindi mo yata napapansing maganda? Bumigat ang kanyang dibdib. Kaya ba ikaw ang hahawak ng kasong yan? You are dying to see her? Sir, I will go ahead. Paalam ni Maris kay Dan. Sige, pakihila na lang ang pinto paglabas mo. Casual na wika ni Dan. Di man lang nag-abalang magtaas ang tingin sa kanya. Aba na ito sa pagpirma ng mga papeles. Yes, sir. Naiinis na lumabas na ng opisina ang dalaga. Manhid talaga? Hanggang makarating sa waiting shed, naiinis pa rin si Maris. Talaga bang wala akong dating sa kanya? Maris! Napalingon si Maris sa may-ari ng tinig na iyon. AJ! Hi! Surprised? Nakangising wika nito. Sukat do'y nagdilim ang mukha niya. Anong ginagawa mo dito? Paano mo na lamang... Paano kita natuntun? Simple lang. Nagbayad ako ng mga taong maghahalap sa'yo. And it takes me 7 years para ka makita. Ang usay mo rin magtago, ano? Ang liit nitong Maynila, pinahirapan mo mga tauhan ko sa paghanap sa iyo. Para ano? Matari niyang tanong bagamat unti-unti na siyang kinakabahan sa paraan ng pagkakangisi nito sa kanya. Well, para ibalik sa asyenda, ano pa? Hindi na ako babalik doon. Well, alam ko naman yun eh. That's why I'm here, para pilitin kang ibalik doon. Kailangan mo tuloy ang ating kasal, Maris. No! Bahagya siyang napatras. Hindi ako sasama sa iyo. Hindi ako magpapakasal sa iyo. Hindi ako naghintay ng 7 taon para lang bumalik doon na hindi ka kasama, Maris. Naging mabalasik ang mga mata nito, kasabay ng marahang paghakbang palapit sa kanya. Sasama ka sa akin, sa ayaw at sa gusto mo. No! Akmang tatalikod upang tumakbo si Maris. San ka pupunta, ha? Ngunit naging mabilis ang lalakit, agad na nahawakan ang braso niya. Halika! Saka siya kinaladkad patungo sa isang nakaparadang kotse. Let me go! Ngunit hindi papayag si Maris, maibalik siya nito sa tinakasang lugar at kahapon. Nagwala siya, pilit na hinihila ang brasong hawak ito. Shut up! Ngunit malakas ang lalaki na gawa pa niyang ilapit sa dalang sasakyan. Ang mga tao naman nakakakita sa kanila, tila walang pakialam sa takot na madamay. Sakay! No! Sa wakas, nakawala si Maris matapos tadyakan ang paa ng lalaki. Sinamantala niya ang pagkagulat ito at sinabihan niya ng takbo. Maris, bumalik ka rito. Mabilis na humabol ang lalaki. Dahil naunahan ng nervyos, hindi makatakbo ng mabilis si Maris. Halika na. Inabutan tuloy ito ni AJ. Kapag sinabi kong sasama ka, ha? Ayoko. Minsan pa siyang nagwala. Hindi. Halika at... Hindi na nga nito natapos ang sasabihin nang tumama sa mukha nitong isang bagay. Bagsak ito sa bangketa. Sir, nakilala ni Maris ang may-ari ng paang sumipa dito. Kapag ayaw ng babae, ibig sabihin ayaw, ha? Galit na bulyaw ni Dan sa lalaki. Ngit-ngit at nanilisik ang mga batang pinahid ni AJ ang dugo sa gilid ng bibig nito kasabay ng pagtayo. Hayop kang pakialamero ka. Sabay sugod nito na makabawi.
Pero nakahanda na si Dan. Sinalubong nito ng suntok ang mukha ng lalaki. Muli itong bumagsak. Tulog. Sir? Maang nanapatitig si Marie sa binata. Come, baka magising pang gagong yan. Inilahad ito ang palad sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon na daman niya ang palad ni Dan nang tanggapin niya iyon. At sa kauna-unahan din pagkakataon ngayon lang naramdaman ni Maris ang ganong klase na security. Yun bang pakiramdam na wala siyang aalalahanin kahit anong panganib dahil kahawak kaman niyang lalaking kailaon ang sinasamba ng kanyang puso? Sino ba yun? Kaswal na wika ni Dan habang umiitom ng juice. Si AJ, isang makulit na manliligaw na noon ko pa iniiwasan. Wika ni Maris na hindi matatawaran ang kabang na darama sa mga sandaling iyon. Naroon sa resasana ng tinuturuan niyang apartment. Sa kauna-unahan din pagkakataon naranasan niyang ihatid ni Dan na nooy ilusyon lamang niya. Ang paghahanda niya ng anumang maiinom nito habang magkaharap sa resasala. Manliligaw lang? Napatingin siya sa mukha ng binata. May bahagyang ngiti sa mga labi nito bagamat tila iyon pigil na pigil. Oo. Actually, tinakasan ko siya 7 years ago sa simbahan sa araw ng aming kasal. Ha? Natural na nagulat ang binata. Dapat kasi ikakasal kami noon. Sa pilitan akong pinagkaso doon ng mama at papa ko sa kanya dahil sa malaking pagkakautan ng pamilya namin sa kanila. Si Dan pa lang ang kauna-unahang pinagtapatan niya ng kanyang buhay. Talaga? Bakit naman? Gwapo naman na. Isa pa mukhang may kaya sa buhay at may kayabangan. Ah, napatango-tango ito. Sir, salamat nga pala ha. Hindi siya nagbibiro na sabihin tatangayin ako pabalik sa amin. You're welcome, Miss Revilla. Para na't naging empleyado ka namin kung hindi kita tutulungan. Lihim siyang nandumo. Hindi lang ang sinabi nito na empleyado siya ng agency nito, kaya lang siya tinulungan. Kundi ang patuloy nitong pagtawag sa kanya sa napaka-formal na paraan ang labis na dumurog sa kanyang puso. Kahit paano, naghihintay siya na sabihin dito ang bawasan ang formalidad sa pagitan nila. Hey, bakit naman malungkot ka pa? Puro nito sa reaksyong bumadha sa kanyang mukha. Kasi ho, siguradong hindi pa rin nga ako titigilan. Ngayong alam na niya kung saan ako nagtatrabaho at baka nga alam na rin niya kung saan ako nakatira. Sigurado babalik siya. Oo nga no? Saglit na natigilan si Dan. Hayaan mo. Sasabihin ko kay Kelly ang problema mo at baka may magawa siyang paraan. Anyway, I think I have to go. Bumaha ang pagtutol sa puso ni Maris. Ayaw pa niyang mawala sa paningin niya ang binata. Sir, dito na kayo maghapunan. Magluluto ako ng... No, thanks. Ngayon na rin ako magsimula sa kaso ni Jessa. Magkikita kami ni Pilo sa Quezon Circle. Jessie? Jessie Miraflor, yung stepdaughter ni Daryl Del Mundo? Oo. Okay, bye. Make sure that you lock the door para pumunta man dito sa AJ. Hindi makakapasok, ha? Yes, sir. At kung talagang emergency, do not hesitate to call Kelly. Nasa bahay lamang siya. Okay yan naman. Naka-on ang cellphone ko. Just text me, okay? Yes, sir. Matagal na nakaalis, si Dan. Nakatitig pa rin siya sa pintong nilabasan nito. At least nagbili naman doon sa kanya kung paano pangalagaan ang sarili niya at pwede siyang humingi ng tulong dito. Hindi mo sinasabi sa akin may lihim ka pala, ha? Napataas ang tingin ni Maris kay Kelly na naupo sa sinang nasa harapan ng kanyang lamesa. Ano? Nagkwento sa akin si Kuya Dan sa nangyari kahapon paglabas mo rito. Inihatid ka nga raw niya just to make sure na safe ka makakauwi. Nakangiting wika ni Kelly. May kakaibang kistap ang mga mata nito na waring nanunudyo. Aha, yun ba? Ngunit pinilit niyang ignorahin iyon. Alam ni Maris, ever since alam ni Kelly ang damdamin niya sa kapatid nito. Ilang beses din siyang nahuli ng babae sa mga panakaw niyang sulyap at titig kay Dan kapag napapasyal noon. Minsan pa nga nahuli siya ng babae na nakatitig sa larawan ng kapatid nito sa pag-aakala niyang nag-iisa lamang siya sa opisina. Bagamat hindi kumibos si Kelly, ang ngiti sa mga labi nito, punong-puno ng kahulugan ng mga panahong iyon. At alam ni Maris, alam na nito ang lihim niyang damdamin kay Dan. Namomroblema nga ako eh. Baka mamayang hapon, abangan na naman ako ng lalaking yun. Kaswal niyang wika. Napag-usapan namin niya ni Kuya Dan. Sabi niya sa akin, baka daw may maitulong kami sa iyo. Total naman daw eh, may matagal ka na kaming empleyado. At kung ako nga ang tatanungin, isa lang ang solusyon dyan. You have to live in our house. Ha? Gulat na gulat siya sa sinabi ni Kelly. Well, I know it's very difficult for you. Dahil alam ko namang nasanay kang mamuhay na mag-isa. Pero pansamantala lang naman yon kung gusto mo. Until such time na matiyak mo na hindi ka naguguluhin ni AJ.
Hindi basta-basta mapapasok ang bahay namin dahil 24 hours ang security. Bukod doon, mataas ang bakod kaya hindi kita sa labas ang aktibidades ng mga tao sa loob. At natural na hindi kami papayag na may makalapit sa iyo, no? Ano sa palagay mo? Kung siya ang tatanungin, gusto niya iyon. Imagine, makakasama niya si Dan sa isang bubong. Pero, gusto ko ba ng kuya mo? Nasabi na lamang niya. Alam mo, walang problema kay kuya. Kapag sinabi ko sa kanyang ideyang to, sigurado papayag yun. Okay lang sa akin. Ang mahalaga lang makaiwas ako kay AJ. Itanong mo muna sa kuya mo kung... It's okay with me, Maris. Buhad sa pinto, wika ni Dan. Naisip ko nga rin yung kagabi habang kinakausap ko si Kelly. Anyway, kung ililipat ka dito, do it as soon as possible. Kagabing umalis ako sa tinutuloyan mo, may nakita akong kotse na nakaparado sa hindi kalayuan doon. Kahina-hinala ang kilos na nasa loob na namakita ko, agad na naggubli at pinadar ang kotse palayo. Ha? Sukat sa narinig, ginapangan ng kilabot sa buong katawan si Maris. Mamayang gabi, kunin na natin ang mga gamit mo doon sa bahay mo, okay? Wika pa ni Dan. Kayo pong bahala, sir. Ang guest room ang ibinigay ni Kelly para maging salit ni Maris. Okay ka na ba dito? Oo, nakakahiya nga eh. Sobra-sobran to. Ang ganda nga nitong kwartong binigay mo sa akin eh. Pwede naman ako sa... Wala yun. Pero alam mo, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Kinabahan bigla si Maris. Ano yun? Total, exposed ka na rin lang sa nature ng business namin. Why not join us? Anong ibig mong sabihin? Well, pareho na kaming ikakasal ni Kyla. For sure, hindi na kami magiging aktibo sa trabaho. Bakit di ka na lang pumalit sa akin? Naku, hindi ako pwede dyan. Alam mo naman na... Alam ko, ikaw ang ulirang larawan na isang babaeng naive. Mahinhin at iyong tipong titili na lang kapag nakakita ng nagsusuntukan. Pero Maris, hindi mo ba naisip na sa panahon ngayon, masyado ng delikado? At least, matuto ka man ng self-defense para sa sarili mo. Eh, takot kasi ako masaktan at... Yun na nga eh, kagaya niyan, may humahanting pala sa'yo. Paano kung hindi ka nakita ni Kuya Dan ng isang gabi, baka natangay ka na ng AJ na yun pabalik sa inyo? Nawalan ng kibo si Maris. O sige, pag-isipan mo. Anyway, hanggat di pa ako nakakasal, kahit ayaw mo ako magiging personal trainer mo. Kumindat pa ito sa kanya bago tuluyang lumabas. Napabuntong hininga na lamang si Maris na mapag-isa. Hindi naman yun ang gusto ko eh. Ang pangarap ko, maging simpleng may bahay ni Dan. Namamahay si Maris ng gabing yon kaya hindi siya makatulog. Minabuti niya magpahangin sa terasang kanugdog ng kanyang silid. Buhat doon, tanaw niya ang kalsada kung saan madalang na ang mga dumara ang sasakyan. Dumating na kaya si Dan? Sinulyapan niya ang kotse ang ginagamit ito kung nasa garahin na. At sa panulumo ng dalaga, wala pa iyon. Nakita na kaya niya ang stepdaughter ni Daryl Del Mundo? Siguradong abala siya ngayon sa pagdutas sa kasong iyon. Pabuntong hiningang akmang papasok na siya ng kanyang silid nang bigla siyang matigilan nang masulipan ng isang kotseng itim na kaparada sa tapat ng post na malapit sa bahay ni Nat Kelly. Sa tabi niyo natatanggawan ng ilaw na Mercury ang malaking lalaki na nakasandal sa pinto niyon at hindi siya maaari magkamali. Sa kanya ito nakatingin. Si AJ! Si AJ ang lalaking yon. Abot-abot ang kabang nadarama niya. Akmang papasok na siya na matanong na papasok na naman sa gate ang kotse ni Dan. Agad siyang bababa at sinilubong ito sa may sala. Sir! O Maris, bakit tumahangos kang pababa? Maang natanong nito. Sir, nalain ho sa tapat ng bahay niyo si AJ. Nakasandal ho sa kotseng itim. Ha? Bahagyang hinawi ng binata ang kortina at tumanaw sa kalsada. Wala naman na. O? Nakisilip na rin siya. Wala na nga. Umalis na siguro. Napabuntuhan niya na lang si Dan at pinahamad na naupo sa sofa. Napatitig na lamang siya rito. Tila pagod na pagod ng binata habang inihilama sa sarili mukha ang palad. Gusto mo bang masahihin kong noo mo? Nais niya sanang itanong. Sir, ipaghahain ko ho kayo. Tulog namang katulong at... No thanks. Just make me a cup of coffee if it's okay with you. Oho. Sandali lang ho. Dali-dali siya nagtungo sa komedor. Ang maliit na bagay na yun kasiyahan niyang gawin para kay Dan. Yeah. Nakita ko ng pamangkin ni Daryl Del Mundo. Wika ni Dan habang umiinom ng kape. Talaga ho, sir? Tango nito. At higit para siyang maganda sa personal. Lihim na tila kinurot ang puso ni Maris. Bakit daw hindi pa ninyo dinal sa amain niya? The problem is, hindi ganun kadaling makalapit sa kanya. Nasaan ba siya? Nasa isang kasa. Kasa? You mean... Oo, biktima siya ng white slavery.
At kaya ko lang siya nakita dahil nagpasama ko sa asset kong si Pilo at nagpanggap kaming customer. Guwardyado ang mga babae roon na malalaking lalaki at mga dibaril. Wala rin silang pagkakataon tumakas dahil lagi nakalak ang mga pinto. Naliligiran din ang matataas na bakod ang maluwag na looban. Kamatay na magiging kapalit ng pagtakas nila. Kawawa naman pala siya. Paano siya itatakas doon? Hindi ko nga alam eh. Anyway, siguro babalik na lang muna ako ron at magpapagap akong customer. Ha? Ibig mong sabihin, gagaloyin mo siya at... Of course not. Bahagyang tumaas ang tinig ni Dan at tumalim ang tingin sa kanya. Anong akala mo sa akin? Suga pa sa babae? Sorry ho. Napayo ko na lamang siya. Mabilis din naman nagbago ang reaksyon ng mukha nito. It's alright, pero alam mo, nailang na ako kapag pinupupo mo. Oh? Let's cut this formality, total. Nasa iisang bahay tayo. I want you to call me Dan and I call you Maris. Ayoko na rin ng hinuhomo ako, okay? Walang kangiting-iting, sabi nito. Ganun pala yun, naisip ni Maris. Kapag hindi mo inaasahang mangyayari isang bagay na malaon mo ng gustong mangyari, hindi ka makakapag-react agad. Maris, ang sabi ko, Dan na lang itago mo sa akin at... Oo! Biglang tugon niya. Hindi niya alam kung nahalata nito ang katuwaan na bumukal sa kanyang mga mata. O sige, pahinga na muna ako sa sarili ko. Pag-iisipan ko pa kung paano maitatakas kay si Jessie Ann. Pahinga ka na rin. Oo, naroon naman ang kudlit ng panibugho sa kanyang puso. Kung banggitin ni Dan ang pangalan ng babaeng hinahanap, tila ba kilalang-kilala ito yon. Kagaya ng sinabi ni Kelly, hindi siya nakaligtas ng umagang yon. Naginising siya nito para mag-jogging sa kabuuan ng subdivision. Hindi ako sanay. Pwes, magsanay ka na. Mamaya, sumubay ka na sa amin. Darating ang trainer namin ng taekwondo. Patuturuan na rin kita. Ah, naku, ayoko. Maris, I won't take no for an answer, okay? You should start now para magkaroon naman ng excitement ng buhay mo. Hindi yung puro papeles at computer ang kaharap mo sa opisina. Pero Kelly... Tama si Kelly. Maris, sabay silang napatingin ang pumasok sa pinto ng kanyang silid. Kuya Dan! Agad na lumapit sa kapatid si Kelly at tumalik sa pisin nito. Dapat lang ang matuto ka ng self-defense. Malay mo balang araw maging matulad ka rin ni Tony. Sukat sinabi yun ni Dan, napatango na lamang siya. Narinig mo yon, Maris? Kaya magbihis ka na. Nakangiting wika ni Kelly. Oo. Napabilis ang kilos niya. Madali lang palang matuto ng taekwondo at judo karate. Yun ang natuklasan ni Maris. Dahil sa may isang linggong pagpapractice niya at sa kabila ng mga sakit ng katawang inabot, ngayon kaya na niyang pagbagsakin ng trainer nila. Grabe, I can't believe it. Pwede ka nang sumabay sa amin ha. Wika nito habang pinapagpag ang likuran matapos pabagsakin ni Maris. Sobra ka naman, nangangiting wika ni Maris. Madali lang talagang matuto tong friend natin. Inakbayan ni Kelly ang dalaga. O ano, pwede ka na bang isabak sa paghawak ng kaso? Ano? Naku, ayoko. Kaya lang ako nag-aral ng self-defense para makalaban ako kay AJ kapag nagsangan landas namin. Alam mo bang, kapag nakahawak ka ng kaso at nasolve mo, ay palagi mo nang hahangaring makahawak ng kaso? At yun ay dahil sa self-fulfillment na mararamdaman mo. Sabat ni Sophia. Huwag na lang muna, saka na lang. Bahala ka na nga. Kung may hinahangad si Maris na ma-impress sa kanyang bagong kakayahan, yun ay si Dan. Ngunit mula ng araw na iyon na nitong pag-aaral niya ng self-defense, hindi niya na ito nakitang umuwi ng bahay. Kelly, hindi ko yata nakikitang umuwi ang Kuya Dan mo. Kaswal na tanong ni Maris habang naghahapunan sila ng gabing iyon. Oo nga eh, bakit kaya? Hindi ba siya tumatawag sa'yo? Well, nung isang araw tumawag sa cellphone ko. Kumuha raw siya ng bahay na malapit sa bahay na under surveillance niya. Pero inassure naman niya akong darating siya sa araw ng kasal ko. Aba, siya yata maghahatid sa akin sa harap ng altar. Hindi na kumibo si Maris. Lihim na lamang niyang binilang sa isip kung ilang araw pa bago ang kasal ni Kelly. 5 araw pa? 5 araw pa bago niya ito makitang muli. Sa wakas, dumating ang araw na pinakihintay nila. Araw na ng kasal ni Kelly. At kagaya ng inaasahan, si Dan ang naghatid kay Kelly sa harap ng altar. Ang gwapo niya! Buhat sa hanin ng mga sumaksi sa kasalang iyon, naroon si Maris. Titig na titig siya kay Dan. Bagay na bagay kay Dan ang suot itong tuxedo. Lalo naging gwapo sa paningin ng dalaga ang lalaking sinasamba. Hanggang matapos ang kasalang iyon ay mga palihim na sulya pa rin ang iniukol ni Maris sa binata. Sa reception nakasunod pa rin ang paningin niya rito na abala naman sa pagsaludar sa mga bisita ng kapatid. Dan, talagang kailayo mo sa akin. Nariyan ka nga lang sa malapit and yet hindi pa rin kita maabot.
Maris? Ha? Napalingon siya sa katabing si Sofia. Bakit? Alam mo, kanina pa kita minamasdan eh. Baka mahalata ni Sir Dan na all eyes ka sa kanya. Ha? Napahagikik sa Sofia. Akala mo ba hindi ko nahahalata? Sofia, pwede ba? Baka marinig ka ni Dan kung ano pang isipin sa akin. Uy, dala lang ang tawag mo sa kanya, ha? Che, kumain ka nga ng kumain? Iniiwas na lang niya palingin dito. Ngunit sa kanyang ginawa, nahagip ng palingin niya ang isang lalaking kaumpok na ilang bisita sa isang mesa. Titig na titig din to kay Dan. At kung hindi siya nagkakamali, galit na nakasungo sa mga mata nito habang nakamasid sa binata. Si Daryl Del Mundo. Agad niyang nakilalang lalaki. Ano ginagawa niya rito? Hanggang dito ba'y magpa-follow up siya sa kasong hawak ni Dan? Hi, can I join you? Napatitig siya sa mukha ni Dan na hindi niya inaasahan na lalapit sa kanya. Ah, ikaw pala. Isang ngiti ang inukol niya rito. Ang sabi ko, pwede bang maki-join? Gustong ipilig ni Maris ang ulo para tiyakin na hindi siya nananaginip lang. Pati ang ngiti nito sa kanya ay kakaiba o nag-iilusyon lamang siya. Maris. Sige, upo ka. Thanks, mukhang nagsasolo ka rito ha. Sina Sofia naroon at nagpapakuha ng pitcher kasama si Kelly at Henry. Doon ito naupo sa katapat na kinaupuan niya. Mamaya na lang. Sa kalituhan, dinampot niya ang kopitang may champagne at sinimsim ang laman niyon. Ang ganda naman ng suot mo, bagay na bagay sa'yo. Ha? Kahit pinagsasabihan na niya ang sarili na magpakakaswal sa harap nito, hindi pa rin niya maiwasang mataranta kapag nagsalita ito. Si Kelly ang pumili nito nung minsang sumama ako sa pamimili niya. Alam mo bang paborito kong fuchsia sa damit na babae? Oh God! Ganun ba? Kamusta naman ang pagkasanay mo sa self-defense? Sabi ni Kelly, mabilis ka raw matuto. Konti. Ikaw, mula noon ngayon lang tayo ulit nagkita. Kamusta na ba ang kasong hawak mo? Bahagyang napalis ang ngiti sa mga labi ni Dan. Saglit tong lumingas sa paligid na tila ba tinitiyak kung may nakakarinig sa kanila. Bakit? Kaya nga ako lumapit sa'yo. Yun ang sasabihin ko. Anong... Sa akin ka na sumabay mamaya. May sasabihin ako sa iyong mahalagang bagay at may hihilingin sana ako sa'yo. Ano yun? Mamaya na lang, please. Sige. Gusto niyang manlupaypay. Kaya pala ganun ang dapat sa kanya kanina ni Dan. May kailangan pala sa kanya. Nasa poter mo na si Jesse? Hindi makapaniwalang bigkas ni Maris. Kasano ko nilang binabagtas ni Dan ang kahabaan ng EDSA patungo South Superhighway. Yeah, kaya nga kita kinausap. Nagpanggap kasi akong customer sa kasa at nagbayad ako ng mahal para mailabas si Jesse. Pero na magkausap kami, nalaman ko na hindi pala siya pa pwedeng bumalik sa Uncle Daryl niya dahil manganib ang kanyang buhay at kapurihan sa mga kamay nito. Anong ibig sabihin? Kasabay ng tanong na iyon, naposilop si side mirror ng kotse ni Dan. Nahagip ng kanyang paling ng isang van na kanina pa niya napupuna na nakasunod sa kanila. Kaya siya tumakas sa kanila dahil tuklasan daw niya na unti-unti nilalasan ni Daryl Del Mundo ang kanyang mama at isang gabi tinangkapan itong gawan siya ng kahalayan. Mabuti na lang daw nakataka siya. Yun nga lang, sa mga kamay ng white slavery siya bumagsak. At nang malaman niya nagbayad na malaki ang kanyang main para hanapin siya, naisip niyang marahil tutuloy na siya nito para makamkam lahat ng kayamanang naiwan ng kanyang papa. Dan, kung totoo yan at patungo tayo sa kanya ngayon, palagay ko, hindi mo na dapat. Bakit? Napasilip ito sa kanya. Kanina nakita ko sa reception si Daryl Del Mundo. Matalim ang titig niya sa'yo. Women's intuition, pero pakiramdam ko galit siya sa'yo. Yeah, nagkausap na kami ng isang araw. Galit na galit nga siya na sabihin kung wala pa akong lead kung nasa ng pamangkin niya. Hindi raw siya naniniwala sa akin. Yeah, sigurado hindi siya naniniwala sa'yo. Katunayan baka sa mga sandaling to'y nakatugay-gay na siya sa atin para malaman kung saan may tinatago ang kanyang pamangkin. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang lilingon, pero ang van sa likod natin, kanina ko pa napansin na sumusunod. Ha? Automatic ang sumulap sa rearview mirror si Dan. Yes, napansin ko ngayon kanina sa reception pa lang. Nakikipag-agawan kasi sa parking. Akala ko bisita lang. Dumiin ang tapak ni Dan sa salinyador. Isuot mong seatbelt mo, Maris? Oo. Naiiling na nilock ni Dan ang kotse nito matapos iparada sa parking lot ng Tagaytay Heights. Let's go! Inilahad ito ang palad kay Maris. Tinanggap yun ang dalaga at magkahawa kami sila nagtungo sa isang cottage kung saan tanaw na tanaw nilang kagandahan ng Taal Lakes. Naapo sila sa naroroong bangko. Dito muna tayo, Maris. I know, somebody's still watching us kahit na wala na sa lugaran natin ang van na iyon.
Kailangan mailigaw natin siya ng tuluyan. Magiging delikado si Jesse sa safe house sa pinagdalhan ko sa kanya. Sige, pero bakit di mo nalang dalhin sa pulisya si Jesse? At least doon ay Maris, retired policeman ng ama ni Daryl Del Mundo. Yun ang sabi ni Jesse. Marami raw tong connection at titay na kasi siguro kung sinong kakampi at hindi. Ganoon ba? Yeah, kaya nga naisip kong itago muna siya hanggat wala kami nakakuhang matibay na ebidensya laban dito. Mahinala kasi si Jesse na baka patay ng mama niya sa mga sandaling ito. Oh God! At tutulungan mo kami, hindi ba? Walang babalang ginagap ito ng palad niya at marahang pinisil. Ha? Kauna-unahang pagkakataong kumilos ng ganon si Dan at alam man niya na bunsod lamang iyon nang pagnanais itong mapupayag siya sa tulong ng hinihingi. Ewan niya kung bakit gusto niya mag-ilusyon. Anong tulong ba mabibigay ko sa iyo? Kung may sumusubaybay sa akin at sa agency natin kahit papaano, marikado na sina Tony na agent ko. Ikaw ay alam nilang sekretary doon, at least kung ikaw makikitang kasama ko, hindi nila iisipin na katulong kita sa paglutas ko sa kasong ito. Gusto ko makipaglapit ka kay Daryl Del Mundo. Ano? At huwag kang mag-arala. Hindi ka mapapahamak. Lagi kitang susubaybayan at sasanayin kita sa lahat ng klase ng depensa. Ilang saglit na hindi nakakaibaw ang dalaga. Maris, ayaw mo ba? Malambing ang tanong ni Dan. Tila malamig na kamay iyon ang maaplos sa kanyang puso. Hindi naman sa ayaw, kaya lang natigilan siya. Pero sige na nga, payag na ako. Talaga? Oh Maris, thanks. At ewan kong sa pagbila sa labis sa katawaan, niyakap nito ang dalaga. Dan? Tila naman head ang buong katawan ni Maris. Kauna-una ang pagkakataon niya nadaman niya ang katawan ng binata. At bigla kapag naisip niyang nagawa niyang lahat ng kahilingan ni Dan, baka sakali lang naman, tuloy na siyang mapansin ito. Hindi lang bilang isang tauhan, kundi bilang isang babae dahil ito ay lalaki. Dito mo hahawakan sa puluhan ng baril. Ilalagay mo sa trigger ang sandali remote kapag nasipag mo ng target. You pull the trigger, okay? Wika ni Dan habang nasa likod ni Maris at halos nakayakap na sa kanya. Itinuro nito sa kanya ang tamang paghawak ng baril. How can I be okay? Nariyan ka sa likod ko. Halos magkadikit na likod ko at dibdib mo. Marahang napapikit si Maris. And I smell your man's cologne. Pakiwari ko isang panaginip lang nangyayaring ito. Naroon sila sa likurang bahagi ng bahay ni Nathan kung saan mayroong maliit na shooting range. Naliligay na niyo na mataas sa pader at matatayong puno na safe. Maris, nakikinig ka ba? Untag ni Dan na nalatayatang tila siya na estatwang nanigas sa pagkakatayo. Ha? Otomatikong napadilat si Maris. Sakala niya na-realize na bahagya na pala siyang napasandig sa dibdib ito. Oo. Okay, nasisilip mo na ba ang target? Oo. Pinigil na lang niya ang sariling mapabuntong hininga dahil nasa paka-intimate ng ayos nila ngayon. Then, you pull the trigger. Now! Kinalabit ni Maris ang gatilyo. Sablay! At kung wala nga sa likod niya si Dan, baka natumba siya sa lakas ng impact ng pumutok na baril. Sorry! Kanda o tal niyang wika na bahagyang nilinga ang binata. And it was an inch. Yun lang ang pagitan ng mga mukha nila. Langhap na langhap niya mabangong hininga nito. Hey, it's alright. You don't have to get upset. First time mo nagpaputok ng baril, hindi ba? Natatawang wika nito na mabilis na humagod sa mukha niya ang mga mata. Oo. Siya ang hindi nakatagal at mabilis na nagbawi ng tingin. Try again, honey. Practice makes perfect. Wika nito at saglit tumigil sa mga labi niya ang mga mata na bahagyang nakaawang. Sige. Bigla tuloy siya nagbawi ng tingin. God, nag-iilusyon na naman ako. Bakit pakiwari ko natigilan siya na mapatitig sa mga labi ko? Maris? Let's try again, ha? Minsan pa siyang napabuntong hininga. Bakit kilambing naman ngayon dating ng tiling ito sa pandinig niya? Sige. Minsan pa niyang kinilabit ang trigger ng baril. Tumama iyon ilang dapit, malapit sa bilog ng target. Hey, muntik na. Chamba. Let's try again, baka makachamba ka uli. Muli, giniyan din na ng kamay niya pasipat sa target. At muling naramdaman ni Maris ang pagkiskis ng balat nito sa balat niya. Maging mainit itong dibdib, tila lalong dikit sa likod niya. Maya-maya ay binitawan na siya nito. Sige, ikaw na lang mag-isang magpaputok, wika nito. Nakadama ng pagtutulang kalooban ni Maris, ngunit hindi niya yun maisa sa tinig. Sige, inarap niya ng target at inumang doon ang baril. Kagaya kanina, sablay. Hey, ano ka ba naman? Dapat matutok ka mag-isang bumaril. Hindi naman akong palagi sa likod mo. Natatawang wika ni Dan ang lumapit sa kanya. Muli nitong ipinulupot sa kanya ang mga braso upang alalayan siya na magpaputok.
Lihim namang nadiriwang kalooban niya. Hindi naman marahil nalata ni Dan na sinadya niyang huwag patamaan ang target para mapilitan tong alalayan sa ulit. Balisa si Maris ng gabing iyon. Sa kanyang isip, pabalik-balik ang mga naganap sa kanila kanina ni Dan habang nagtuturoan silang bumaril. Ang paglapat ng dibdib nito sa likod niya, ang paghawak ito sa braso niya at halos magkayakap na sila at maging ang pagkakalangkap niya sa mabangong hininga nito. Lord, masyado na ba akong obsessed kay Dan kaya kahit ang mga simpleng pagkakadikit namin nagbibigay ng pag-asa sa baliw kong puso? Mahihinang katok sa pinto ng kanyang silid ang pumukaw sa kanya. Dan? Nagulat pa siya na mapagbuksan ito. Get dressed, Maris. Wika nito na mabilis pumasok at sumilip sa bintana. Bakit? Isasama kita kay Jessie. Nag-text siya sa akin at may napapansin daw siyang aali-aligid sa safe house sa kinaroroonan niya. Ililipat ko siya ng lugar. Pero bakit at this oras sa ito nang... Gusto ko makasiguro na walang sumusunod sa atin. Doon tayo daraan sa likuran ng motorbike ang gagamitin natin. Are you sure? Delikado ang... Come on, Maris. I need your help. Gusto ko rin makilala mo si Jessie. Sige, magbibihis lamang ako. God, I will wait for you downstairs, okay? Malamig ang gabi. Nanonood sa balat ni Maris ang malamig na hanging sumasalpok sa kanila habang binabagtas sila na Dan ang madilim na kalsada patungo sa Batangas. At naiilang man si Maris sa ayos silang iyon, nakaangkas siya sa likod nito at ang mga braso niya nakayakap sa bewang ng binata. Pakiwari niya ay ayaw niyang matapos ang sandaling iyon. Are you okay there? Malakas ang tanong ni Dan. Ha? Kung nangangawit ka, sabihin mo lang. Inihinto kong sandali ang motorbike. Okay, just hold on. Bibilisan ko pa. Nagkaroon pa siya ng dahilan na higpitan ang yakap sa bewang nito. Ilang sandali pa at pumapasok pa sila sa isang beach resort sa parteng Batangas. Come! Inakay ni Dan patungo sa isang maliit na cottage si Maris. Nariyan ba siya? Oo. Marahang kumatok si Dan. Sino yan? Tinig ng babae mula sa loob. Ako, si Dan. Bumukas ang pinto. Sumungaw ang isang babaeng mahaba ang buhok. Oh no! Tila naman sinuntok sa dibdib si Maris nang tuluyang masilayan ang mukha ng babae. Mas maganda pa pala ito sa personal kaysa larawan. Dan! Bigkas ng babae na makita ang binata. Nilawagan nito ang bukas ng pinto at walang babalang yumakap sa leg ng huli. Tigagal na nakatitig lang sa dalawa si Alona. Tila piniga ang kanyang puso sa nasaksihang eksena. Hey, it's okay. I'm here. You're safe now. Natatawang binaklas ni Dan ang mga braso ng babae at bahagyang luminga kay Maris. Jessie, may kasama nga pala ako. Noon lang tumingin kay Maris ang babae. Bahagyang kumunot ang noon nito na magtama ang mga mata nila. Sino siya? Bakit isama mo siya rito? May angil sa tinig na tanong nito. Matalim ang tingin nakaukol kay Maris. Huwag kang mag-alala, mapagkakatiwalaan siya. Ang mabuti pa, pumasok na muna tayo sa loob. Inakay ni Dan ang dalawang babae sa loob ng cottage. Lihim na magpapakiramdaman ang dalawang babae. Siya si Maris. Siya ang makakatulong sa atin para makakuha ng impormasyon kay Daryl. Wika ni Dan ang nakaupo na sila sa sofang kawayan. Baka magtiwala ka sa akin, Jessie. Apat na taon ko ng sekretary sa agency ko si Maris at sa ngayon, tinitrain ko siya sa paghawak ng baril at sa self-defense. Naiinis na si Maris, hindi lang dahil sa pagiging antipatika ni Jessie, kundi sa nakikitang sobrang lapit ito kay Dan. Mauupo lang sa sofa, halos siksikin na nito ang binata, gayong malawag pa naman ang upuan. Gayunpaman, ayaw niyang patulan ito. Hindi niya gustong magalit si Dan sa kanya. Manami na ako naranasan panganib, Dan, at ayoko nang dagdagan pa yon. Gusto ko magkita kami ng mama ko kung buhay pa siya, naligtas ako. Ayoko makipagsapa na lang sa pagtitiwala sa ibang tao. Matigas na wika ni Jessie. Huwag kang mag-alala. Sagot ko si Maris. Muli ay hindi nagsalita si Maris. Lalo lang siyang nainis sa babae, kaya pinili niyang manahimik. Hahayaan na lang niya ito sa paniniwala nito. Kung gayon, ihaalis mo na ako rito? Oo, prepare yourself. God! Naging masigla na ang kilos si Jessie. Gayunpaman, isang panihim na irap ang iniwan nito kay Maris. Hindi yon nakaligtas kay Dan. Pasensya ka na kay Jessie, Maris. Wika ni Dan habang hinihintay nila sa labas ng cottage ang babae. Maldita pala siya. Pero wag kang mag-arla. Trabaho lang, walang personalan. Kaswal niyang tugon. Oh, kansyaw na isang bahagi ng kanyang utak. Salamat, Maris. Nakangiting, wika ni Dan. Ngiting sapat na para maglubag ang kanyang kalooban. I'm ready. Let's go. Buhat sa cottage, lumabas si Jessie.
pantalong maong at blouse ang suot nito. Ngunit hindi iyon naging dahilan para mabawasan ang natural na itong ganda. Yeah, halika na. Diyan tayo sasakay? Maang natanong nito na makitang motorbike na dala ni Tan. Oo, but don't you worry, kaya tayong tatlo nito. Oh no, hindi ako sanay umangkas dyan. Kailan kasi lansihin kung sino mang nagmamatsyag sa akin. Safe namang nailabas ko to sa likuran ng bahay at sigurado ko wala nakasunod sa amin. Sakay na, humawa ka nilang na mabuti. Sige na nga, dito ako sa likod mo para nasa gitna ako. Nagngingit-ngit man na palitan si Maris na lumagay sa likuran nito at sa kabuuan ng biyahe nila patungo sa Lokban, Quezon, tila niluluray ang kanyang puso sa isiping si Jessie ang kalapat katawan ni Dan. Kailan mo ako babalikan dito? Sa makalawa, pipilitin kong bumalik at kung gusto mo, magpapadala ako rito ng taong... No! I don't need them. Pakli ni Jessie. Sa'yo lang ako pwede magtiwala. Okay, just make sure na wala kang papapasukin dito maliban sa akin ha. Every now and then, tatawag ako sa cellphone mo. Sansara dito ni Dan. Aasahan kita sa makalawa? Oo. Lihim namang naiinis si Marie sa usapan ng dalawa. Ang arte. Kung di lang kay Dan, di ko tutulungan ang babaeng to eh. Let's go, Maris. Ha? Oo. Sumunod na siya kay Dan na nagpauna nang lumabas. Maris, napalingon siya kay Jessie. Bakit? Secretary lang ba talagang relasyon niya ni Dan? Formal ang mukhang tanong nito. Gustong mairita ng dalaga. Oo. Ngunit pinili niyang wag nang pansinin iyon. Good. Selfish kasi ako eh. Kung ano man ang ibig sabihin ni Jessie, hindi na inalam pa ni Maris. Mabilis siyang sumunod kay Dan na nakasakay na sa motorbike nito. At least na solo rin niya si Dan ang pauwi na sila. Mag-uumaga na makalabas sila ng Coastal Road. Nagtataka pa siya ng tahakin nilang daan patungo sa Rojas Boulevard. Magpahangin na muna tayo sa Breakwater. Mag-almusal na rin tayo doon. Okay lang ba sa'yo? Wika ni Dan. Sige, nagugutom na nga ako eh. Naisip ni Maris na kung pwede nga lang huwag muna silang umuwi. Sa ganong paraan makakasama pa niya na matagal si Dan. At kunwari they are lovers na ang pasyara niya ang Breakwater kung saan marami magsing-irog ang namamasyal. Kinabukasan, muling sinanay ni Dan ang pagbaril si Maris. Nang hapon ay sinabak naman siya sa pagpapractice ng Taekwondo. Nung gabi na, sabay sila nag-dinner. Tumawag nga pala si Kelly mula sa US. Okay naman daw ang honeymoon nila ni Hernan. Kaswal na wika ni Dan habang naghahapunan sila. Talaga? Nabanggit ko nga sa kanya ang puspusang pagkasanay mo sa self-defense. Sabi niya good luck daw. Ngiti lang ang tugon ni Maris dito. Siya nga pala, pwede na nating simulan ng plano kung paano makakalapit kay Daryl Del Mundo. Ha? Dan, hindi pa ako ganang sanay na... I know, pero pwede ka naman makipaglapit sa kanya habang nagsasanay ka pa. At least, maaga tayo makapagsisimula. Napamuntong hininga na lamang siya. Ikaw ang bahala. Good. Now, ganito ang plano. Sinimulang ilahan ni Dan sa kanya kung paano makikipaglapit kay Daryl Del Mundo. Napahawak si Marisa noo. Kasabay noon ang bahagyang bumuway ang kanyang tayo. Nagagilap ang kanyang kamay na makakapitan. Miss, okay ka lang? Tanong ng isang maedad na babae na bahagyang nabangga sa mall. Nahihilo ho ako. Wika niya. Para ho akong babagsak? Ha? Naku, sandali, teka. Huwag ka munang... Tuluyang bumigay ang tuhod ni Maris. Ay! Napatali ang babae. Naku, tulungan ninyong ali. Isang para sa mga bisig ang sumulo sa bumigay na katawan ni Maris. Excuse lang ho, she needs fresh air. Wika ng lalaking sumulo sa kanya sa mga taong nagsimula na magkaroon ng komosyon. Bigyan ho natin siya ng hangin. Miss, dito ka sa bench. Hilong-hilo pa rin nagpirit na dumilat si Maris. Inaninag niya ang lalaki na kaalalay sa kanya upang huwag siyang tuloy ang bumagsak. Salamat ho. Are you alright now? Medyo ho. Ineng, okay ka na ba? Tanong ng babaeng unang umalalay sa kanya kanina. Oho, salamat ho. Sige, maiwan na kita. Oho. Miss, okay ka na ba? Muling agaw sa pansin niya ng lalaking sumulo sa kanya. Oho, okay na ho. Natigilan siya nang matitigan ang mukha nito. Mr. Daryl Del Mundo? Yes, do I know you? Kumunot ang noon nito. Ako yung secretary sa Midjavino Detective Agency. Ah, oo nga, ikaw nga. So okay ka na? Oho, medyo nangangalog lang ho yung tuhod ko but I will be okay. Ang mabuti pa, halika na muna sa coffee shop na yun para naman mainitan na sikmura mo. Wag na ho. Sige ho, pupunta na ako sa... No, no. Kahit paano kakilala kita, baka maging dalahin pa ng kontensya ko kapag di ako nakasiguro na okay ka na. Anyway, natatandaan kong medyo naging antipatiko yata ang unang dating ko sa'yo noon.
Gusto ko namang magbago ang kulmang impresyon mo sa akin noon. Saka ito ngumiti sa kanya. Kiming ngiti ang sinukli ni Maris dito. Wala naman ho sa akin yon. Anyway, sanay naman ho ako sa ibang kliyente namin. Pero kung mapilit ho kayo na pagkapahin ako, sige ho. Siniguro niyang simple lang ang kanyang ngiti pero may kalakip yung pangaakit. Lalo naging simpatiko ang ngiti sa mga labi ni Daryl. Hindi naging dahilan ng edad ito upang hindi maging matikas ang anyo. Shall we? Inilahad itong palad sa kanya. Sure. Buntis ako kaya ako nahilo. Kumikining ang tinig na wika ni Maris. Sino ang ama? Napahagat labi si Maris. Well, it is okay kung hindi mo masabi sa akin. I'm a total stranger and si Dan Medjivalo. Ay may-ari ng agency? Gulat na gulat na tanong nito. Oho, may relasyon kayo? Oho. Nang patirahin niya ho ako sa bahay nila, nagkaroon kami ng relasyon. Gwapo siya at matamis ang dila, kaya nadala ho ako. Ilang sandaling natahimik ang lalaki. So alam na niya. Napahagat labi muli ang dalaga bago sumagot. Oho, sinabi ko na ho sa kayo nang minsang namasyal kami sa Tagaytay. Anong plano niya? Hindi umimik si Maris. Sapat nang muli niyang kinagat ang pangibabang labi. Wala siyang balak panagutan ng bata? Gusto niyang ipalaglag. Hindi pa raw ho siya handa sa pananagutan. Isa pa, hindi naman daw niya ho ako mahal at natokso lang siya sa tuluyang napahikbi ang dalaga. Damn that man! Akala ko matinong may-ari ng agency ninyo, kaya sa kanila ako pinagkatiwala ang paghanap sa pamangkin ko. Mabait naman ho siya talaga eh, kaya lang ho, ako ho ang... Kahit ano pang sabihin mo, ang mga lalaki kagaya niya ay walang kwentang mahalin. Hindi na lang kumibo si Maris dahil tuluyan na siyang napaiyak. Isang puting panyong iniabot sa kanya ni Daryl. Salamat. Can I take you home? Para naman matiyak kung okay ka na at... Wag na. Magta-taxi na lang ako at isa pa. Baka ko ano pang isipin ni Dan kapag nakitang may kasama akong lalaki. Maris, you don't deserve this. Salamat sa kape, but I have to go. Akmang tatayo na siya. Sandali. Bakit? Can I get your phone number? Para naman ma-check ko kung nauwi ka ng maayos. Sige. Ipinahalata niyang alanganin pa rin siyang ibigay ang number niya rito. He is in the back now, Dan. Saan ni Maris sa binata habang naghahabunan sila ng gabing iyon. I know. Kaswal na tugon nito. From a distance, nakikita ko kayo. Napataas ang tingin niya rito. Nakasubaybay ka sa amin? Maang na tanong ng dalaga. Of course, tugon ni Dan. I told you, hindi naman ako papayag na malagay ka sa alanganin, hindi ba? Yeah. Tila hinaplos ang malamig na kamay ang puso ni Maris. Pero minsan iniisip ko kung tamang gagawin kong pagpapain sa iyo sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Saglit na inhinto ni Dan ang pagkain at matiim na tumitig sa kanya. Wala lang. Bigla ako kasing narealize na ang ganda mo pala. Ha? Biglang tumahip ang dibdib ni Maris. Well, nakita ko kasi kanina kung paano kanya titigan. I think attracted siya sa'yo. And so, hindi ba't mas maganda ngayon? Sa halip na kumibo, mas naging matiim ang titig nito kay Maris. Dan, forget it Maris. Basta mag-iingat ka ha? Sige, so what's next? Alam kong patuloy siya nakamasid sa bahay na ito. Gagawa tayo ng senaryo para tuluyan siyang maniwala na may relasyon tayo para lalo niyang maisip na ikaw ang kawawa. Anong senaryo? I hate you, Dan. I hate you. Napapitlag si Daryl Del Mundo na nasa loob ng van nito. Boss, may nagtatalo sa gate. Wika ng alalay slash driver nito. Hayaan mo lang sila. You should listen to me, Maris. Malakas na wika ni Dan. No! Wala na tayong pag-uusapan pa, Dan. At wala na akong pakialam kahit di mo panagutan ang dinadala ko. Ayokong mabulat ng anak ko sa isang kriminal na kagaya mo. Yun lang at nanlaki ang hakbang na iniwan ni Maris si Dan. Maris! Ngunit tuloy-tuloy lang na umalis ang dalaga patungo sa sakayan ng taxi. Si Dan naman nagmumurang pumasok sa kabahayan. Boss, umalis si babae. Wika ng alalay ni Daryl. Sundan mo. Oh, hindi ho ba't si Daniel Medjivalo ang binabantayan natin? Sundan mo nga si Maris. Oho. Agad naman nga nitong in-start ang makina. Taxi! Ngunit puro puno ang taxing dumaraan. Oh God! Kinakabahan ako sa planong ito ni Dan. Nag-aaral lang sa loob-loob ni Maris habang palingalinga. Maris! AJ! Gimbal siya na makilalang lalaking palapit sa kanya. Ha! Natsyempohan din kita! Nakangising wika nito bagamat kumikistap sa puot ang mga mata. Napalinga sa paligid si Maris. Ngunit wala pang inaasahan niyang tulong. AJ, just leave me alone. Humahakbang paatras na wika niya. Leaving you alone? Pagkatapos mo akong pagbukay ang tanga sa simbahan noon,
Hihilingin mong iwanan na kita? Alam mo bang kay tagal na kitang hinahanap? AJ, simulat sa Paul, alam mo nang ayokong pakasal sa'yo. Ikaw ang itinaktang pambayad sa akin ng mga magulang mo sa malaki nilang pagkakautang. At anong akala mo sa akin? Isang gamit na pwede mong rimatahin kapag hindi nakabayad ang nagsasanla? Ngit-ngit na tanong niya na patuloy pa rin sa pag-atras. Oo, biglang sinambulat ni AJ sa braso ang dalaga. Aray, bitiwan mo nga ako? Nagwala si Maris. No, sasama ka na sa akin ngayon. Hindi, mamamatay muna ako bago ako pakasal sa'yo. Napangisi si AJ. At sino may sabing gusto pa kitang pakasalan? Sarikasi kong tanong nito kasabay ng malakas sa paghalaka. Napamaang dito si Maris. Ang matagal ko ng balak sa'yo, aangkilin muna kita. Pagkatapos, kung magsawa sa iyo, ibabaon kita ng buhay. Sa ganong paraan, wala nang lalaking makikinabang pa sa'yo. Bukod doon, nakaganda din ako sa'yo sa kasalanan mo sa akin. Nanlalaki ang mga mata ni Maris. Alam niya, hindi nagbibiro si AJ. Sa probinsya, kilala ang pamilyang pinagmura nito ng lahing kriminal. Ang ama nito na isang politiko ay may private army at balitang marami nang ipinapatay na kalaban sa negosyo at politika. Kaya nga sukang-suka siya noon pa man na papabilang sa pamilyang ito. Hindi! Muli siyang nagwala. Nangalmot siya. Nanipa. Abot! Isang malakas na suntok sa sigmura ang ginawa ni AJ sa kanya. Nagdidilim ang paningin na unti-unting napalohod si Maris. Dan, nasaan ka? Bitiwan mo siya. Ha? Napalingon si AJ sa may-ari ng tinig na iyon. Bitiwan mong babae. Sandali. Bahagyang napatras si AJ na makita ang baril na nakatutok dito. Bitiwan mo siya. Oo. Yun lang at binitiwan ito si Maris sabay takbo. Mabilis itong sumakay sa kotse at pinatakbo na iyon palayo. Salamat. Baling ni Maris kay Daryl na nagpipilit na makatayo. Nangangatal pa rin siya. At totoo nga ang pangangatal na iyon. Wala sa plano nila ni Dan na makikita si AJ. Paano kung hindi kumagat sa plano nila si Daryl? Tuloy na siya na siyang natangay ni AJ dahil hindi naman makakalapit sa kanya si Dan. Sino ba yon? Tanong nito at mabilis siyang inalalayan patayo. Isang makulit na manibigaw na matagal ko nang pinagtataguan. Kaya nga ako nakitira kina Dan dahil sa pag-iwas ko sa kanya. Kumakatalang tinig na tugon niya. Mabuti't dumating ka. Kung hindi, natangay na sana niya ako pabalik sa probinsya niya. Pinipilit niya akong pakasal sa kanya. Ganun ba? Nagkataong napadaan lang ako dahil may pinuntahan akong kaibigan. San ka pala pupunta? Bakit dalawang maleta yung dala mo? Takang tanong ni Daryl na nakasulyap sa mga maleta niya. Walang sagot mula kay Maris. Sapat nang napayuko siya habang kagat ng pangibabang labi. Napabuntuhan niya lang si Daryl na tila nakaunawa. Nag-away kayo ni Dan dahil sa pagbubuntis mo? Nagnangalit ang mga bagang na tanong nito. Bahagya siyang napatango. Ayaw talaga niyang panagutan ng bata sa tiyan ko. And worse, pinipilit niya akong ipalaglag ang bata. Baka raw gamitin ko to para ipitin siya sa mga darating pang araw. Numinginig ang tinig niya habang nagsasalita. Damn that man! Ang mabuti pa, ihahatid na kita. Mabilis na binuhat ng lalaki ang mga maleta niya. Huwag na, nakakahiya naman sa'yo at... Forget it, Maris. Nung una nakita tayo sa mall, ngayon naman, naitaboy kong gagong yun. Don't you think gumagawa ng parang nasa itaas para tayo maging mabuting magkaibigan? Saka itong umiti. Napatitig siya sa mukha ng lalaki. Isang kimingiti ang tinugon niya rito. Shall we? Sige. San kita ihahatid? Hindi siya kumibo. Bakit may problema ba? Takang tanong ni Daryl. Ang mabuti pa, sa isang apartment mo na lang muna ako ihatid. Bakit? I know, AJ. Alam ko, susundan niya ako sa bahay ko. Baka nga sa mga sandaling to'y nakasabay-bay na siya sa atin at kumukuha lang ng tiyempo na makalapit sa akin. Ganun ba? Pero hindi ka rin safe sa ibang lugar kung ganun. Bahala na. Hindi, ang mabuti pa, doon ka na muna sa bahay ko. Ano? Naku, hindi po pwede. At bakit hindi po pwede? Nakakahiya sa'yo. Natawa ang lalaki. Maris, I like you. But don't get me wrong, gusto lang kitang tulungan. Isa pa, sa bahay ay nakatitiyak kang hindi makakalapit sa yung lalaking yun. 24 hours ang guard sa gate. Isa pa, you look upset. Kahit ano pang sabihin mo na okay ka, I don't believe you. Hindi ba talaga nakakahiya? Wala kang dapat alalahanin, Maris. Maganda ang salid na binigay ni Daryl kay Maris. Feel at home, ha? Mabait na wika ng lalaki nang ihatid siya sa pinto ng kanyang silid. Oo, salamat ha. Ngumiti ito. Basta magpahinga ka lang. Makakasama sa bata ang sobrang pag-iisip at pagod. Oo,
Nang ilapat niya pasara ang pinto, naisip na Maris na mabait naman yatang tao si Daryl Del Mundo. Parang di niya kayang pumatay ng tao na kagaya na sinasabi ng pamangkin niyang si Jesse. Mabilis pinalis ni Maris ang utak sa isipin iyon. Naalala niyang bilin ni Dan sa kanya na magaling magbalat kayo ang isang masamang tao at baka kabilang si Daryl Del Mundo sa mga iyon. Gayunpaman, hindi makatulog si Maris ng gabing iyon. Sakbibi ang kanyang kalooban ng mga katanungan na nagpapahirap sa kanyang puso. Kapag nagawa ko kaya ang pinagagawa sa akin ni Dan, mapapalapit na kaya ako sa puso niya? Nakatulugin na lang niya ang katanungan iyon. Tulog ng cellphone ang pumukaw sa mahimbing na pagtulog ni Maris. Hello Maris! Dan? Napabalikwas ng bangon si Maris. Yeah, it's me. Kamusta ka na? My God, labis ako nag-alala sa'yo. Parang di yata talaga tamang ginawa kong pagpapain sa iyo dyan para makakuha tayo ng impormasyon sa pagkatao ni Daryl. Tila nanulok ni Maris ang sariling dila. Hindi yata niya mapaniwalaan ang naririnig sa sobrang concern sa tinig ni Dan. I'm alright, Dan. Pabulong niyang tugon na mabilis pumasok sa banyo. Baka maulinig ng taong nasa labas ang pakikipag-usap niya sa binata. Bakit na ba tawag ka? Nag-aalala nga kasi ako sa'yo. Baka kung ano nang ginawa sa'yo ni Daryl. Napangiti siya. Kay sarap naman palang pakinggan habang nadaraman niya ang concern mula kay Dan. Mabait naman siya sa'kin eh. Actually, ang ganda nga ng salid na pinagamit niya sa akin. Ilang saglit na tahimik si Dan. Dan? Sa tingin mo talagang na-attract siya sa'yo? Pagkuway tanong nito. Ewan ko. Bakit ba? Kung bumalik ka na lang kaya rito sa bahay. I mean, ibahin na lang natin ang plano. Dan, narito na eh. Isa pa mag-iingat ako. Pero, i-off ko na lang tong cellphone ha. May narinig akong papalapit sa pinto. Sandali. Ngunit na i-off na niya ang cellphone. Nang kumatok ang nasa labas, dali-dali siyang nagbukas ang pinto. Daryl, ikaw pala. Good morning. Good morning. Kamusta ang tulog mo? Okay naman. Hindi sigurado si Maris kung hindi dito nahahalata ang nababakas na pag-aalala sa mukha niya. Mabuti naman. Ang mabuti pa, bumaba ka na sa komedor at sabayan mo akong kumain. Sige. Kung balak mong umuwi sa inyo, ang masasabi ko, wag muna. Pero Daryl, hindi ako ba pwedeng magtagal dito sa bahay mo? Nakakahiya. Maris, kung talagang nahihiya ka sa pakikitara mo dito, bibigyan kita ng trabaho. Ha? Ano namang trabaho ang... May import-export ako na dito sa bahay nag-o-office. Doon kita ilalagay para po pwede ka rin mag-stay in dito. Ano? Okay na ba sa'yo yun? Nangingislap ang mga mata ni Daryl na nakatitig sa kanya. Biglang naalala ni Maris ang sinasabi ni Dan sa kanya kanina na bumalik na sa bahay nito. Pero kung matutulungan ko siyang lutasin ang kasong hawak niya, baka mas mapalapit kami sa isa't isa. Sige, ang totoo hindi ko talaga alam ang gagawin. Ilang buwan pa at mahalata ng tiyan ko. Sigurado mahihirapan na ako makakita ng trabaho. Good. So, you can start now? Lalong umaliwala sa mukha ni Daryl. Sige. Maris, umalis ka na dyan. Dan, hindi nga pwede. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Kinuha niya akong sekretary at... Hindi mo ba ako naiintindihan, Maris? Delikadong nariyan ka. Intense ang tinig ni Dan. Parang aborito. Baka kung anong gawin niya kapag nalamang mag-iingat ako. Maris. Muli, ini-off ni Maris ang kanyang cellphone. Hi. Buhat sa pinto ng opisina ni Daryl, nakangiting pumasok ito. How's your first day in my office, ha? Malambing nitong tanong. Fine. Mukhang madali ko namang makakasanayan ng trabaho dito. Bahagyang mailap ang mga matang wika niya. Mabuti naman kung gayon. Siya nga pala may nakita kaming kotse na aali-aligay dito sa looban ko. Palagay ko ay si AJ yon. Ha? Talagang di ka muna dapat lumabas dito. Anyway, pwede man siguro kaya lang dapat na may kasama ka. Salamat. Unti-unti na siyang nakadarama ng guilt dahil sa kabaitan ni Daryl sa kanya. Siya nga pala, sabay tayo mag-dinner ha? Malambing nitong wika. Sige. Mabilis niyang iniiwas sa mga mata sa mga mata nito. Nadarama na niya ang kakaibang pahiwatig ng mga titig ng lalaki. Tama si Dan. May atraksyon siya kay Daryl Del Mundo. Dinner with candlelight. May tatlong mapulang rosa sa plurera. Idagdag pa ang nagyayalong bottle of champagne. Napailing na lang si Maris na mamalas sa napakaromantikong pagkakaayos ng mesa. Like it? Nakangiting tanong ni Daryl habang palapit sa kanya. Oo naman. At hindi niya naiwasang mapatitig dito. May fondness na pumitik sa dibdib niya para sa lalaki.
Kahit na may edad na ito, talagang matikas pa rin tong tumindig at manamit. Kain na tayo? Wika nito na makalapit sa kanya. Sige. Mabilis sinila ni Daryl ang silang laan para sa kanya. Salamat. Kung si Dan kaya ang gagawa nito sa akin, siguro'y magwawala na ako sa sarili. Naisip niya. Here. Ha? Nagulat pa siya nang iabot sa kanya ng lalaki ang kupitang may laman na champagne. Ilang sandili pa at magana na silang kumakain. At hindi ilang beses na huli niya si Daryl na matiim na pagtitig sa kanya. Inuulit ko, Daryl, maraming salamat sa lahat. Wika ni Maris. Naroon sila sa garden set sa tabi ng swimming pool at nagtutunaw ng kinain. Ikaw naman, ilang beses ka ba talaga magpapasalamat sa akin? Natatawang tanong ni Daryl. Well, kasi naman talagang para kang knight in shining armor sa buhay ko. Paano ba kita mapasasalamatan? Sa halip na sagutin ang kanyang tanong, matiim na titig sa mukha niya ang sinukli ng lalaki. Daryl, nakadama siya ng pagkailang. I'm sorry, Maris, pero kahit sa tingin ko'y napakaaga pa, gusto ko pa sana ipaalam sa'yo na darama ko kaya gusto kitang tulungan. Anong ibig mong sabihin? I am not getting any younger, Maris. I'm 33 at ayokong tumanda mag-isa. Isip ay wala naman ako nak na pagmamanahan ng aking kayamanan. Nasaan ang asawa mo? Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong itanong ang bagay na iyon. Lumukot ang mukha ni Daryl. Maya-maya napalitan niyo ng galit. Ngunit saglit na saglit lamang iyon. Muli ay lungkot nang lumukob sa mukha nito. Patay na ang asawa ko. May isang taon na siya namamatay matapos atakihin sa puso. At di naman kami pinalad na magkaanak. At ngayong nawawala ang pamanggit ko na tayong naiwan niya sa akin, hindi ko matiyak kung buhay pa siya. Lihim na nabaghan si Maris. Kung gayon, tama ang hinala ni Jessie na patay na nga ang ina nito. Daryl, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Let's get married. Sabay hawak ito sa kamay niya. Ha? Hindi malaman ni Maris ang gagawing pag-iwas. Kailangan mo ako sa kalagayan mong yan. Ang bata, wala siyang kikilaling ama. At ikaw, mabibilad ka sa kahiyan. At bukod doon, kailangan mo ng proteksyon laban kay AJ. Ako lang makapagbibigay sa iyo niyon. Daryl, binigla mo naman ako. Pasimple niyang hinila ang aking kamay. Totoong kinakabahan na siya. Sa tingin niya ay may kakaiba sa kislap ng mga mata nito. Hindi. Hindi ako nabibigla. Ang totoo, noon ko pa iniisip na mag-asawa. Kaya nga lang hindi ko pa matagpuan ang babaeng nakalaan para sa akin. Pero na makilala kita, iba ang nararamdaman ko. Lalo na nung araw na tinulungan kita sa mall. Muling ginagap ni Daryl ang kamay niya. Daryl, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Buntis na ako at... Hindi. Para sa akin, ikaw ang karapat-dapat. Kahit naman magkaanak ka na, napakaganda mo pa rin. Isa pa, okay lang yon. Baka naman kasi hindi na ako magkaanak. Pareho lang kaming 35 ni Sonya na magpakasal noon pero hindi na kami nagkaanak. Kaya nga ang anak niyang si Jessie ang naging anak-anakan ko. At kung pakakasal ka sa akin, ituturing kong anak ang isisilang mo. Hindi makakibo si Maris. Maris? Bigyan mo ako ng pagkakato mag-isip. Masyado ka nabigla sa mga sinabi mo. Pero... Please? Ang totoo kasi, nalilito pa rin ako. Napakabait mo. Walang babaeng tatanggi sa iyo. At kung ako ang tatanungin, alam ko magiging isa kang mabuting asawa. Kaya lang, mahal ko pa rin ang ama ng anak ko. Kitang-kita niya nang maningkit sa puot ang mga mata ni Daryl. Ngunit saglit lamang iyon. Muling naging malamlam ang titig nito sa kanya. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon mag-isip pero ipangako mo ha. Dito ka lang. Hindi ka matatakot sa akin dahil sa mga sinabi ko? Oo naman. Isang matamis na ngiti ang ibinigay niya rito. Damn, I've told you, umalis ka na dyan. Nang gagalaiti si galit si Dan nang malaman na pag-usapan nila ni Daryl. Delikado na magtagal ka pa dyan. Dan, mabait naman siya eh. Isa pa, may nabanggit na siya sa akin kung ano nangyari sa mama ni Jessie. Patay na raw ito dahil sa atake sa puso. Kung mananatili pa ako rito, baka may matuklasan pa akong iba at... Nakausap ko si Jessie. Sinabi niya sa akin na mahusay talaga magkunwari ang kanyang amain. Pero ang totoo, isa itong sadista. Please, Maris, hindi ako matatahimik hanggat nariyan ka. Gumawa ka ng paraan na makaalis dyan. Natigilan si Maris. Damang-dama niya ang labis sa pag-aalala sa tinig ni Dan para sa kanya. Gusto sana niyang isipin na ang pag-aalalang iyon ay may kalakip na pag-ibig. Ngunit sinaway niya ang sarili. Masakit ang umasa. Alona, are you still there? Yeah. Aalis ka na dyan, hindi ba? At hindi niya kayang biguin ang pasamo nito. Susubukan ko. Good. Kahit anong oras ka makalabas sa bahay niyan, umasa ka. Narito lamang ako sa tabi-tabi. Hihintayin kita. Bye. Bye.
Maris! Napabilis ang pag-off niya ng cellphone nang marinig ang pagtawag ni Daryl mula sa labas ng kanyang silid. Sandali! Dali-dali niyang binuksan ang pinto. Daryl, ikaw pala. Hi! Simpatikong ngiti ang iniukol nito sa kanya. Aalis kasi ako dahil may kausap akong tao sa labas. Kung gusto mong sumama, napapagod na ako. Isa pa masama sa akin ang sobrang puyat dahil sa baby ko. Hindi na lang muna ako sasama, ha? Bahagyang napalis ang ngiti sa mga labi ni Dan. Ngunit muli rin itong bumalik. Are you sure? Oo, makakatutulog na ako. Okay, good night na lang, ha? At sa pagkabila ni Maris, dumukwang ito upang gawaran ng halikang kanyang pisngi at hindi niya na iyon maiwasan. Madilim ang pasilong nilalakaran ni Maris patungo sa hagdan, ngunit hindi siya nag-abalang magbukas ng ilaw. Kailan makarating siya sa ibaba? Kailan makalabas siya sa bahay na iyon bago makabalik si Daryl? Ang sabi ni Dan, naghihintay lamang ito sa labas. Hanggang sa pitin niya ang ibaba ng hagdan, wala siya nakitang tao. Marahil tulog na ang mga katulong. Sa wakas, nakatawid na sa maluwang na sala si Maris para naman tuklasan na nakalak ang main door. Sa kusina, may pinto nga pala doon. Naisip niyang doon dumaan. Nakahinga naman ng maluwag si Maris nang matuklasang bukas ang pinto roon. Lumigid siya sa likuran patungo sa tagilidang bahagi ng bahay. Naraanan niya ang swimming pool at ang malalagong halaman sa may greenhouse. Ilang hakbang na lang at makakarating nga siya sa main gate. No! Ngunit natigilan siya na makita ang tatlong lalaki na nakabantay roon. Hindi ako makakaraon doon na hindi nila ako nakikita. Pare, tong its na lang muna tayo. Nakakabato itong trabaho natin eh. Wika na isang bantay. Wag pare. Trabaho natin to eh. Baka dumating si boss, mahuli pa tayo. Alam mo naman ng isang yon, ang bagsig. Baka mapag-inita na naman tayo kapag mainit ng ulo. Oo nga naman, pare. Mabuti nga ngayon at ilang araw nang walang sumpong. Narilibang sa bago niyang laruan. Oo nga, ay ang ganda naman kasi ng alaga niya ngayon eh. Pero dinig ko sa katulong na si Lilia, buntis daw yun sa ibang lalaki. Buhat sa kinakukubli ang mga halaman. Bahagyang napaatras si Maris. Sigurado siyang ang tinutukoy ng mga ito ay siya. Isang tuyong sanga ang natapakan niya. Ano yun? Sabay-sabay na napalingon sa gawin niya ang tatlo. Baka may tao. Tingnan mo, Selo. Akmang hahakmang pagawi sa kinaroroonan ni Maris ang tinawag na si Selo nang may bumusinang sasakyan mula sa labas. Nako, haya na si boss. Buksan ninyo ang gate. Nataranta ang tatlo at nagmamadaling binuksan ang malaking gate na bakal at dahil may kabigatan at kalakihan nga iyon, kailangan silang tatlo pa ang magtulong-tulong para pagbukas iyon. Humihingal si Maris na makapasok sa pinto sa kusina. Dali-dali siyang uminom ng tubig mula sa ref. Jesus! Muntik na ako rin ah! Ang tatanga talaga ninyo! Naudot siya sa paglabas ng pinto upang tumawid sa sala nang marinig niya ang galit na tinig ni Daryl. Ang sabi ko sa inyo, sundan ninyo si Dan Medivelo kahit saan pumunta. Hindi ko sinabing sundan ninyo ang kotse niya kapag lumabas sa gate nila. Boss, tinted kasi ang kotse niya eh. Kaya hindi namin nakita na iba pala nagdadrive noon. Katuwi na naman ng isang lalaki. Gago. Kahit kailan mga gago kayo. Paano natin makikita si Jesse kung puro kapalpakan ang ginagawa ninyo, ha? Baka isang araw magulat na lang tayo dito dahil pinadadampot na tayo sa mga pulis ng babaeng yon. Alam naman ninyong papalaban ng isang iyon, hindi ba? Napapitlag sa kinatatayuan si Maris nang maurinig niyang papalapit sa kinaroroonan niya ang mga yabag. May papasok sa kusina. Dali-dali siyang naupo sa mesa matapos munin mula sa ref ang isang slice ng cake at ang pitsel ng tubig. Sabihin mo kay Merk na bumalik sa... Natigilan sa pagsalita si Daryl na makitang nakaupo sa sila si Maris at kumakain. Maris, bakit naririto ka? Pagdakay nagdilim ang mukha nito. Daryl, naku, pasensya ka na ha. Nagutom kasi ako kaya nagbungkal na ako dito sa ref. Nakakahiya naman. It's alright, Maris. Biglang umiti si Daryl. Natural lang sa mga buntis ang madalas magutom. Anyway, hindi mo ba namalaya na dumating na ako? Naupo ito sa silang katapat nang kinauupuan niya matapos kambatan ang kasabay na tauhan na iwanan na nga sila. Hindi, hindi ko nga narinig ang pagpasok ng sasakyan mo eh. Nahiling niya na sana'y huwag nitong mapuna ang pangangatal ng kanyang katawan. Ah, napatangot-tangot ito.
Anyway, kumusta naman ang pakiramdam mo? Okay naman, hindi ko naman madalas maramdaman ang pagkahilo at pagsuka na usually naranasan ng mga naglilihi. Tsa nga pala, gusto mo ba igawa kita ng juice or coffee kaya? No thanks. Anyway, baka sabihin mo na makulit ako, pero gusto ko sana na ungkatin yung tungkol sa proposal kong kasal. Titig na titig ito sa mukha niya habang nagsasalita. Ha? Kasi talagang nabigla ako eh. Masyado ka nabibilisan. Hindi mo pa naman ako lubos na kinala. At ikaw naman, ganun din. Ayoko sanang magpabigla-bigla at kung ano ang nakikita mo sa aking pakikitungo sa iyo, yun ako. Ikaw, may dapat pa ba akong malaman tungkol sa iyo? Walang sinasabi si Daryl, ngunit sa pakiwari niya, may laman ang salita nito. Wala na naman ako nililihim sa iyo eh. Nasabi ko na sa iyo tungkol sa mga magulang ko at kay AJ, ang naging relasyon namin ni Dan at ang pagbubuntis ko. Matatag niyang wika kahit hinihimay na guilt ang kanyang dibdib. Ganun naman pala eh. Let's get married, Maris. Mabilis itong nahawakan ng kamay niya. Lahat ng iyon, tanggap ko na. Saka nito mabilis na ilipat ang mga labi sa likod ng palad niya. At pangako, paliligayahin kita. Gusto niyang hilahin ang kamay, ngunit kailangan niyang makipaglaro. Daryl, tuloy na nakakatuksong alok mo, pero pwede bang humingi pa ako sa iyo ng mga 3 araw para makapag-isip? Saglit na nagigilan ang lalaki. Maya-maya pa, ngumiti ito. Sige, at inaasahan kong positibo magiging pasya mo, ha? I hope so. Good. Tumayo na ito sa inalalayan siya pagtayo. Good night. Matulog ka na at baka makasama sa baby mong magpupuyat. Oo, akmang hahakbang siya patungo sa pinto. Maris, ngunit pumigil ang isang kamay nito sa braso niya. Daryl, can I kiss you? Good night? Ha? Gusto ko sanang ipadama sa iyo ang pag-ibig ko. Kung tatanggi siya, baka makahalata si Daryl na pinaiikot lamang niya ito. Sige. Bahagyang humapit ang isang braso nito sa bewang niya. Maya-maya ay naramdaman niyang hinihila siya nito palapit upang maglapat ang mga katawan nila. Namakita nga ni Maris. Ang dahan-dahang paglapit ng mukha nito sa mukha niya, pinikit din na lamang niya ang kanilang mga mata. Iisipin na lamang niya si Dan ang hahalik sa kanya. Ngunit sa pag-aalala kay Dan, bigla siya nakapag-isip na ibaling niya ang mukha. Kaya ang mga labi ni Daryl ay sa pisngi niya lumapad. Maris, himig nagpoprotesta ang lalaki. Good night, Daryl. Thanks for everything. Yun lamang, at mabilis na siyang kumala sa mga bisig nito at humakbang patungo sa pinto. Hindi niya nanaising may ibang lalaki na makakahalik sa mga labi niya. Si Dan ang pangarap niya na maging unang halik. Maris, ha? Napalingon siya rito. Maliit pa rin ang tiyan mo, no? Hindi pa halata ang pagbubuntis mo? Kaswal nitong wika. Oo. Wala kasi akong puson kaya... Siya nga pala. Bakit nakapalakad ka pa? Hindi ka ba nahihirapang kumilos niyan? Matiim na matiim ang titig nito sa kanya. Noon lang naalala ni Maris ang pantalong maong at t-shirt na itim ang suot niya. Naka-rubber shoes din siya. Hindi naman. Kapag nasa ibang bahay kasi ako, naiilang ako ng kamambahay. Nahiling niyang sana ay nabigyan niya na sapat na conviction ang sinabi. Ganun ba? Sige, matulog ka na. Okay. At mabilis na nga niyang tinilikuran ang lalaki. Hindi niya na napansin ang sundan siya ng tingin nito. Mas nakatoon ang paningin ng lalaki sa mga sapatos niya na may nakadikit na damo at kaunting putik. Naalimpungatan si Maris sa pakiramdam na tila may humahaplos sa kanyang pisngi. No! Bigla ang pag-ilo ng panganib sa kanyang utak. Gayon pa may pinigil niya ang sarili na huwag magmulat ng mga mata. Kailangan pag-isipan niyang mabuti kung paano iiwasan ang nakaambang panganib na lang ng pangahasa naroon sa kanyang silid. Maya-maya naramdaman niya, hindi lang paghaplos sa pisngi niya ang ginagawa nito. Daman niya ang magaang paglapat ng kung anong bagay sa mga labi niya. No! Minsan pang sumigaw sa pagtuto ng kanyang kalooban, bigla siyang dumilat. Sino ka at... Mabilis sa takpan ng pangahas ang bibig niya. Shhh! Dan? At kahit bahagya lang ang liwanag ang naglalago sa kortina ng bintana, na banaag niyang pamilyar na hugis ang mukha nito. It's me, Dan! Anas nito. Dahan-dahan nilis na nakatakip na kamay sa bibig niya. Anong ginagawa mo rito at paano ka nakapasok? Paanas sa tanong niyan na bilis na nakabangon. Shhh! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo. Saglit itong tumayo at tinungo ang knob upang siguraduhin ko nakalak ang pinto. Nang bumalik ito sa tabi niya ay halos wala ng pagitan ng mga katawan nila. Paano ka nga nakapasok dito? Muling tanong ni Maris.
Hindi na mahalaga yon, Maris. Ang importante, may aalis na kita dito. Pero Dan, you are not safe here anymore. Bago ako nakarating dito sa silid mo, naranasan ko. Naranasan ko si Daryl. Nakuusap ang mga tauhan niya. Nagtatanong ko nakalabas ka raw ba ng bahay dahil nakita niyang may putik at damong nakadikit sa sapatos mo. Ha? Come with me, Maris. Marami pang paraan para matuklasan natin ang katotohanan tungkol kay Daryl. Pero, hindi ko na kaya mag-alala sa'yo, Maris. Hindi ako makatulog tuwing naiisip ko na nasa kamay ka na isang suspected criminal and rapist. Pilit niyang inaninaw ang mukha ni Dan. May gusto sana siyang mabasa sa mga mata nito. May gusto pa sana siyang marinig na karugtong ng sinabi nito. Gusto niyang marinig na ang sobrang concern na ipinapakita ni Dan sa kanya ay dahil mahalaga na siya rito. Hindi lang dahil tauhan siya nito, kundi dahil kapwa sila natigilan nang marinig nila ang tulog ng binubuksang pinto. Dan! Napahawak siya sa braso nito. Sabay silang napatitig sa saladurang pumipihin. Shh! May tao! May gustong pumasok sa silid mo. Anong gagawin natin? Just lie down, okay? Kunwari tulog ka. Ano? Trust me, dito lang ako. Pagkawi ka nun, mabilis siyang inihiga ng binata at kinumutan. Close your eyes, honey. Hindi dapat makalata ang kung sino man na papasok dito. Saka isang mabilis na halik sa mga labi niya ang ginawa nito bago tuluyang nagkubli sa dilim. Matiim na nakapikit ang mga mata ni Maris. Hindi ang nakaambang panganib ang mas gumigit sa utak niya, kundi ang mabilis na halik na ginawa ni Dan sa mga labi niya. Ang matamis na endearment na ginamit ito sa kanya. Honey, Maris, automatikong nagmulat ng mga mata ang dalaga. Daryl! Gimbal siya na ma-realize na nakapasok na pala ang nagbubukas ang pinto niya. At ngayon halos nakadaga na nga ito sa kanya. Anong, akala ko ba'y pag-iisipan mong alok ko? Akala ko ba'y naniniwala kang tapat ako sa pag-alok sa iyo ng kasal at tulong? Oo naman. Bakit? Kung sa gayon, tinangkaman tumakas kanina? Aha, hindi naman. Huwag ka nang magkaila, Maris. Sinabi ng tauhan kong nararoon kanina sa tabi ng gate at nakita ko may putik at damang rubber shoes mo. Dumagundong na ang boses ni Daryl sa pagkakataong iyon. Dahil wala akong sinungaling. Kagaya ka rin ni Sonya. Ayaw maniwala sa akin, hindi kayamanan lamang ang hangad ko. Kaya ayun, wala na siyang ginawa kundi higpitan ako sa pera noon. Lahat ng kilos ko pinababantay niya. Lahat ng taong kausap ko pinapakailaman niya. Pero hindi ko matik ang ibinintang niya sa akin na ako ang ama na ipinagbubuntis sa Jesse. Ang haliparot niyang anak na walang ginawa noon kundi ang tuksohin ako. Pero nung matukso ko sa kanya, 2 buwan na siyang buntis sa kung sinong lalaki. Napanunok si Maris. Isang revelasyon ang sinabi ni Daryl. Ngunit paniniwalaan niya ba niya kaagad iyon? At ang gagang Jesse ng palayasan ng kanyang mama, inamukay ako na patayin daw namin ang kanyang ina para masolo ng pera nito. Unti-unting paglaso na hindi mahalata ng mga otoridad. Pero hindi ko alam pati pala ako'y balak niyang patayin. Pare-pareho kayo mga babae. Masasama, manloko. Dahil hindi ako kagaya ni Sonya o ni Jesse, maniwala ka naman sa akin at kung ganon, patunayan mo. Papaano? Bago pa nakapag-isip si Maris kung anong balak nito, pilitan nitong hinahalikan ng mga labi niya, kasabay ng walang patumanggang paggala ng kamay sa katawan niya. No! Nagwala siya, nangalmot. Kung kanina ayaw niyang pahalik dito, lalo na ngayon. Ngunit malakas si Daryl. Nagawa nitong itaas ang 2 kamay ni Maris sa orunan at tuluyang idinaga ng buong bigat sa kanya. Dan! Utak lang niya ang sumisigaw hanggang maramdaman niyang huminto sa pananaklay si Daryl. At saka tuluyang dumagan sa kanya ang katawan. Wala na itong kakilos-kilos. Daryl! Let's go, Maris! Mabilis iniangat ni Dan ang katawan ni Daryl sa pagkakadagan sa kanya. Hawak ito ang isang baril na ipinangpukpok sa lalaki. Paano tayo makakaalis dito? Akong bahala. Nagawang makalabas si Dan at Maris sa malaking bahay ni Daryl. Namaybay sila sa gilid ng pader patungo sa gilidang bahagi ng looban. Dito ako dumaan kanina. May malaking puno rito na haburin ninyo. Buhat sa terasa ay sigaw ni Daryl. Ha? Dan, natauhan na si Daryl. Bilisan mo. Nagkagulo ang mga tauhan ni Daryl na nakabantay sa gate. Ang iba ay galing sa loob ng bahay at ang iba ay sa guardhouse. Agad na nakita ng mga ito si Dan na paakit na sa ibabaw ng pader. Dan, aabutan nila tayo. Kanda iyak na wika ni Maris. Just calm down, Maris. Bilisan mo. Nakaigpaw na sa pader si Dan at ngayon, pirit na hinihila pataas ang dalaga. Sandali, hindi ko kaya. Kaya mo yan. Saka isang mabilis na haltak ang ginawa nito sa kanya.
Sa wakas, nakasampa ng pader si Maris. Dali, makakatakas. Ngunit ito na ang mga tauhan ni Daryl. Nakaumang ang mga baril sa kanila. Maris, talon! Kasunod ang pagtalon ni Dan kasama ang dalaga. Umalingaw ang sunod-sunod ng putok sa katahimikan na iyon ng hating gabi. Mabilis na na-start ni Dan ang kotse nito. Lumika ng ingay ang pagharurot niyon sa kalsada. Hold on, Maris. Pikit matang kinabit niya ang seatbelt at taghihilap ng kahit anong mahahawakan ng dalaga. Nararamdaman niya ang pagkiwal-kiwa ng sasakyan nila sa kalsada. Maya-maya muling umalingaw ang putok ng baril. Ay! Maris, binabaril tayo! Lalong tinulin na ni Dan ang patakbo. Anong gagawin natin? Nagpapanik na tanong niya. Here! Iniabot ito sa kanya isang 45 na baril. Anong gagawin ko rito? Katal ang tinig na tanong niya bagamat tinanggap ang sandada. Barilin mo sila. Ano? Hindi ako... For God's sake, Maris. Kapag hindi ka gumanti ng putok, hindi tayo makakaliw sa kanila. Napasigaw na ang binata. Natigilan si Maris. Lalo na mapansin niya ang balikat ni Dan na pinubukalan na napala ng dugo. Dan, may tama ka? Wala yan. Just do what I say. Matatag pa rin na sigaw nito. Muling humaginit sa ulo na nila ang bala ng baril. Napatali siya na matalsikan ng dugong galing sa braso ni Dan. May tama ka uli. Barilin mo sila, Maris. Nakangawi na si Dan pero matitig pa rin ang hawak sa manibela. Nanlalaki ang mga tang napatitig siya sa sugatang braso at balikat ito. No! At natakot siya sa isiping mamamatay si Dan. Sukat doon ay sinungaw niyang ulo sa bintana ng sasakyan, iniumang sa mga humahabol ng baril. Sa unang putok niya, sapul sa mukha ang isa sa mga lalaking nakatayo sa owner jeep na tumatakbo. Sa ikalawa, sablay dahil umikis ang takbo niyon. Sa ikatlo ay sa windshield iyon tumama, tumagos sa nagdadrive. Muling umikis ang jeep, kasunod ay sumasad iyon. Sa gilid ng kalsada at sinagasa ang pose at mga paso ng halaman sa bangketa. Yes! Napatili siya sa tuwa. Hindi niya akalaing sanay nga siyang bumaril. Good work, Maris. Nilingon ni Dan ang mga humahabol. Umayos ka na ng upo at lilipad tayo. Muli, humarurot sa kalsada ang kotse nito. Bakit dito? Maang natanong ni Maris nang sa isang rest house sa labas ng dun sa tiyazila ni Dan. Safe tayo rito. Kahit hirap na hirap na, nagawa pa rin makababa ni Dan. Sandali! Napabilis ang baba niya upang alalayan ang lalaki. Kinuha niya ang isang braso nito at iniakbay sa balikat niya. Ang dami ng dugong nawala sa iyo, baka... I'm alright, Maris. Kaya ko to. Halika sa loob, tiyak na nariraan si Aning Cora. Wala nagawa si Maris, kundi alalayan patungo sa rest house, si Dan. Sus Mariosep! Napaantanda ang babaeng may edad na nagbukas sa kanila. Ano nangyari sa inyo, Senyorito Dan? Aling Cora, tulungan ninyo ako. Tila hinang-hina ng wika ni Dan. Diyos ko, sige ho, pasok kayo. Tinulungan na nga nito si Maris sa pag-alalay sa binata. Marami ng dugo ang nawala sa kanya. Wika ni Aling Cora habang inaayos sa mga dahon-dahon at kung ano-anong ugat. Kailangan makahingi ako ng tulong kay Ka-Arning. Baling nito kay Maris. Hindi ho ba't dapat ay sa ospital natin siya dalhin? Nag-aaral ang wika niya. Panay ang puna sa pawis na gumigitaw sa noo ni Dan. Nakapikit ang binata bagamat nakabakas sa mukha nito ang tinitiis na hirap at sakit. Kung dito nagpunta si Senyorito, ibig sabihin niyon, alam niyang hindi kayo ligtas sa kahit asaang lugar. Ilang beses na siyang nalagay sa panganib, may tama rin ng bala. Dito siya lagi nagtatago. Tila kalmanteng tugon ng babae. Ganon ho ba? Sinulyapan ni Maris ang mukha ni Dan. Kung siya lang ang masusunod, itatakbo pa niya ito sa ospital. Oo, ang mabuti pa, bantayin mo na lang muna siya at tatawagin ko si Ka-Erling. Ilang beses na niyang ginamot si Dan. Oho. Nang wala na ang babae, nagkasya na lang si Maris sa pagpupunas ng pawis ni Dan. Paminsan-minsan, dinidiin na niya ng foam ang bulak, ang sugat ito sa balikat. Dan, narinig mo ba ako? Marahan niyang hinaplos ang mukha nito. Ginagap niya ang isang palad ito at masuyong pinisil. Dahan-dahang nagmulat ang mga mata ng binata. Maris, humigpit ang hawak ito sa palad niya. Oo, ako nga. Dadali na kita sa ospital, ha? Marahang iling ang sagot nito. Kaya ko to. Grabe pa rito mga nagiging tama ko nung pulis pa ako eh. Pero, just stay beside me. Malamlam ang mga matang wika nito. Dan, marami ng dugo ang... Maris, mas safe tayo rito. Mas safe ka dito. Huwag mong alalahanin ng... Come closer, honey. Sapat na yon para makalaban ako. At gusto ko'y huwag kang aalis sa tabi ko, ha? Matutulog lamang ako. Pero... Ngunit pumikit na ang mga mata nito.
Dan? Kinakabahang tawag niya dito. Marahang pinisil sa palad niya ang tugon nito. Kahit papaano nakahinga siya na maluwag. Gusto lang marahil matulog nito. Nang dumating ang ka-earning na tinatawag ni Aling Cora, naging mabilis ang kilos ito. Inilabas ang mga gamit na animoy mga gamit na isang tunay na doktor. May mga dala din tong kung ano-anong halaman at ugat. Ang mabuti pa, palabasin mo na muna siya. Wika ni Kaaning na ang tinutukoy ay siya. Oho, mas makabubuti sa iyo yun, Maris. Baka hindi mo makayang makita ang pagbusbos sa mga sugat ni Dan para makuha ang bala. Wika ni Aling Cora na inakay na siya palabas ng silid. Walang nagawa ang dalaga kundi maghintay sa labas. Paroot pa rito siya sa sala habang mataimtim na nagdarasal. God, kahit na po huwag siyang maging akin basta't mabuhay lamang siya. Maraming sandali pa ang lumipas. Maya-maya lumabas na sa silid si Ka-Erning, kasunod si Aling Cora. Ano ang lagay niya? Pagdakay tanong niya. Huwag ka mag-alala, okay na siya. Natutulog lang para makabawi ng lakas. Kahit paano ay nakahinga siya na maluwag sa sinabi ni Ka-Erning. Noong gabing yon, nakatulog siyang nakadukmo sa gilid ng kama ni Dan. Hawak niyang kamay nito para kahit papaano, madama niya ang init niyon upang masiguro niyang buhay ito. Hindi niya na namalayan na magmulat ang mga mata ni Dan. Napangiti ito na makita ang himbing na himbing siya sa pagkakayo ko sa gilid ng kama. Maris? Malaliman ng tulog niya ay agad siyang nagising. Dan, bakit? Napabalikwas siya ng bangon. Come here, dito ka matulog sa tabi ko. Ha? Nahihirapan ka sa ayos mo yan. Maluwag naman tong kama, hindi ba? Kahit nasa ganong kalagayan si Dan, sa paningin ni Maris, may pang-aakit pa rin ang ngiti nito. Oh, natatakot ka sa akin? Hindi, kaya lang baka madaganan kong sugat mo. Pareho namang nasa kanan ang tama ko. Dito ka sa kaliwa ko. Sige, hindi niya na nakayang tanggihan pa ang hiling nito. At bakit naman siya tatanggi? Umayos siya ng higa sa tabi nito. Maris, maya-maya tawag nito sa kanya. Gusto mo bang umunan sa braso ko? Ha? Napabaling siya rito. Nakangiti pa rin pati mga mata ni Dan sa kanya. I feel so alone. Gusto ko maramdaman na may kasama ako. Nakikiusap ang tinig ito. Gusto lang kita maramdaman sa tabi ko. Sige. Alam ni Maris, sintunado na ang pinagsasabi ni Dan. Baka nahihibang na ito dahil sa tinamong tama ng baril. Pero nung umunan siya sa braso ng binata na tuklasan niya, mas nahihibang pala siya. Dahil pakiwari niya, kulay rosas ang paligid at nasasabugan ng mga bulaklak ang kamang kinihiga nila. Maris? Can you kiss me goodnight? Nang tingalain niyang binata, nakapikit ito. Please? Usal nito na hindi nag-aabalang magmulat ng mga mata. Sige. At tila naman siya isang maamong tupang sumunod kahit na napapantasikohan siya sa ikinikilos ito. Dinampi niya ang mga labi sa mga labi nito. Dampi lang dahil yun lang naman ang dapat. Ngunit sa pagkabigla ni Maris, kumabig sa batok niyang kamay nito, kaya maraming naglapat ang mga labi nila. Dan! At wala siyang ginawa upang maputol ang halik na iyon. There! Wika nito na maghiwalay ang mga labi nila. Makakatulog na ako na mahimbing niyan. Namasyal sa kabuuan ng mukha niya ang mga titig nito. Tulog ka na rin? Sige. Tila maamong tupa na sumunod siya sa kahilingan nito. Muli siyang umunan sa braso nito. At o joke ng puso nagmamahal, walang inhibisyong iniyakap pa niyang isang braso sa bewang nito. Isang linggo ang lumipas, magaling na si Dan, pero hindi pa rin to kumukontak sa kahit na sino. Oh, ubusin mo na muna itong sabaw. Matyaga pa rin si Maris sa pag-aalaga sa binata. Maris, ano ka ba naman? Magaling na ako, hindi mo na kailangan subuan. Natatawang wika ni Dan habang iniiwas ang bibig sa kutsarang idinuduldul niya. Ah, basta, kumain ka pa, nagmamaktol niyang sabi. Walang nagawa si Dan kundi tanggapin ang isinusubo niya. Ang sarap mo naman mag-alaga. Maya-maya wika nito habang nakatitig sa mukha niya. Gustong kiligin ni Maris, at least naramdaman nito kung paano ito mag-alaga. Mula ng gabing hilingin itong matulog siya sa tabi nito at umunan sa braso. Kasunod ng paghilig ng isang halik, pakiramdam niya na wala ang pader na nakalagay sa pagitan nila. At bagamat hindi na iyon na ulit para kay Maris, sapat na muna iyon para lalong madagdagan ang pag-asa niya na mamahalin ni Dan. Siyempre naman ano, tungkulin ko ito. Nalagay sa panganib ang buhay mo dahil sa akin. Bahagyang napalis ang ngiti sa mga labi ni Dan. Yan lang ba ang dahilan? Bahagyang umawang ang mga labi niya. May nasabi ba siyang mali at nagbago yata ang mood ni Dan? Anong ibig mong sabihin? Napailing ang binata. Wala, kalimutan mong sinabi ko. Lalo nagtaka si Maris. Bakit parang nagalit to? Anong plano mo?
Maya-maya itanong niya nang tapos na itong kumain. Isang linggo na tayo dito, baka nag-aaral na sa inyo. Huwag kang mag-alala. Sanay na ang mga katulong sa bahay. Isa pa mga nasa US na naman si Kelly kaya hindi pa niya ito alam. Talaga lang ayoko may makakaalam na kahit asino na nagpapagaling ako. Eh kung lumuwas kaya muna ako. Maris, ano ka ba naman? Kaya nga sinapit ko ang ganito para matiyak na ligtas ka tapos aalis ka sa tabi ko? Ang sa akin lang naman, no, you should stay beside me. Mas matatahimik ako kung narito ka lang sa tabi ko. Tila may malamig na kamay na waplos sa puso ni Maris sa muling pagkadama ng concern sa tinig nito. Gayunpaman, pakiwari niya ay may kulang. Dan, kailan mo ba ako mamahalin? Kailan ba mararamdaman ng pag-ibig na dahilan ng mga ginagawa mo? Magaling na si Dan. Anong balak mo ngayon? Kailangan mapuntahan ko si Jessie, Maris. Kailangan sa mismong bibig niya marinig ko ang katotohanan sa sinabi ni Daryl. Naniniwala ka sa sinabi ni Daryl na masamang babae si Jessie? Tanong niya. Waring tinatan siya ang nasa kalooban nito. Hindi naman ganun katindi pero may mga salita kasi si Jessie na nakakapagduda. Hindi consistent ang pag-aalala niya sa kanyang mama. Kuminsan alalang alala ito. Kuminsan naman nadudulas ang pagsasabing sa akin daw ang kanyang mama. At kapag kaming dalawa lang magkausap, para siya laging isang bata na nawawala, nangangailangan ng pagaling at pangalaga. Malambing siya at kuminsan ayaw kong paalisin sa tabi niya. Gustong mainis ni Maris sa nahinig na fondness sa tinig nito kapag binabanggit ang pangalan ng babae. Gayon pa may pinigilan niya ang sarili. Wala siyang karapatang saklawan ang damdamin nito. Wala siyang karapatang maribugho. So, anong balak mo? Dito ka muna. Babalikan ko bukas si Jessie sa pinag-iwanan ko sa kanya. Hindi, sasama ako. Maris, delikado kung pareho tayong... Akala ko ba concern ka sa kaligtasan ko? Paano ko may makaalam sa mga tauhan ni Daryl na narito ako habang wala ka? Maris, makinig ka. Ginagap nito ang palad niya. Safe na safe ka rito, okay? Babalik din ako agad. Isa pa, aalamin ko kung ano nangyari kay Daryl Del Mundo. Nanahimik na si Maris. Ngunit sa naisip niya, hindi pa rin siya papayag na maiwan ito sa lugar na iyon. Ngayong wala nang benda ang braso at balikat ni Dan, na-realize si Maris sa nakakailang na sitwasyon nila nito. Magkatabi na kay Gas sa kama, bagamat kapo magkatalikod. Balisa siya at nararamdaman niyang balisa rin si Dan. Pabiling-biling to sa pagkakahiga at madalas yumuyugyog sa kama. Napabuntuhin nga siya sa isiping marahil ay nag-aalala ito sa kalagayan ni Jessie. Dan, kahit anong mangyari, sasama ko sa iyo bukas. Yon ang pasyang binuo niya sa isip bago tuluyang ipikit ang mga mata. Hindi ako papayag na mahulog ka sa bitag ni Jessie. Kahit masama si Daryl, alam ko, nagsasabi siya ng totoo noong sabihin niyang haliparot ang babaeng yon. Wala siyang dahilan para sirain sa akin ang pamangkin niya. Marahan niya nang pinikit ang mga mata at sa isip may isang pangyayaring binalikan niya. Noong unang gabing matulog sila ni Dan na magkatabi, nakaunan siya sa braso nito, pati ang goodnight kiss na hiniling nito. At sukat sa isipin yon, may ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Ngiting binaon niya sa pagtulog. Ngiting labis na umakit kay Dan na kahit may lakad pa bukas ay hindi makatulog. Baling baliktad ng binata sa pagkakahiga. Paminsan-minsan didirat pakikiramdam kay Maris kung tulog na ba ito. At nang hindi siya makatiis, dahan-dahan niyang nilinga ang dalaga. Sa malas, tulog na tulog si Maris. Malalim ang paghinga nito at nakapikit ang mga mata. Ang isang ngiti sa mga labi ng dalaga ang mas umagaw sa pansin ni Dan. Kaya tuluyan niya itong hinarap at matamang tinitigan. Maris, 4 years na kitang nakikita at nakakasama. Bakit di ko agad nabigyan ng pangalan ng darama ko sa iyo noon pa man? Kung bakit agad ako nag-iwas ng tingin kapag nagtatama ang mga mata natin? Kung bakit iwas na iwas ako mapalapit sa iyo? Tumaas ang kamay ni Dan at masuyong humaplos sa pisngi ni Maris. Kung hindi ko pa nakita kung paano katitigan ni Daryl at kung paano magwala si AJ para mabawi ka, hindi ko marirealize na kairami ko nga palang katangian na hahangarin ng kahit asinong lalaki. Kung hindi ko pala dama ang katawan mo habang tinuturuan kitang bumaril at habang angkas kita sa motor ko, hindi ko maaamin sa sarili ko na ikaw pala ang babae ko sa kumakasama for the rest of my life. Huminto sa paghaplos sa pisngi ni Maris ang binata. Mataman niyang tinitigan na nakapinid itong mga labi. It was soft, alam yun ni Dan, kahit saglit lang niyang nadama ang mga labing iyon kanina. It was sweet dahil hanggang ngayon ay parang naranasan pa niya ang tamis niyon ng gabing samantarihin niyang pagkakataon at hilingan ito ng isang halik. And I can't help myself kundi ulitin ang paghalik na iyon sa mga labi mo, Maris.
hanggang matagpuan ni Dan na tinatawid na pala niya ang pagitan ng mga labi nila. Naalimpungatan si Marie sa tila ba mainit na bagay na nakalapat sa mga labi niya. Bahagya iyong kumikilos at tuwaring humahagod sa kanyang bibig. Dan? At iisang tao lang naisip niyang mangangahas sa kanya ng ganoon. Lalo pat naalala niya na natutulog sila magkatabi. Napaungol siya ngunit hindi nagmulat ng mga mata. Sapat nang maramdaman niya sa susunod pang kilos ang pangahas. Maya-may naramdaman ni Maris ang paggapang ng para dito sa kanyang pisngi, tungo sa leeg hanggang sa may dibdib. Lihim siyang napapasinghap sa antisipasyon kung saan padadako ang para nito. Pero bago pa siya nakapag-react, naramdaman pa niya ang masuyong pag-angki ng isang palad sa isa niyang dibdib. Marahan iyong gumagalaw, tila kinakabisa ang laki niyon. Masuyo rin yung pumipisa na tila ba gustong damhin ang kalambutan noon. Dan? Hanggang hindi niya napigilang bigkasin, bagamat na natiling pikit ang kanyang mga mata. Natigilan naman ang binata sa ginagawang kapahangasan. Maris, I'm sorry. Wika nito na bahagyang inaliyaw ang sarili sa kanya. Nadala lang ako at... Shhh! Humarang isang daliri niya sa bibig nito. Your sorry is not good enough sa ginawa mong pagigising sa akin. Malamlam ang mga matang anas niya. Just kiss me once more and you're forgiven. Maris? Please? Isang pakiusap na hindi nga nakayang tanggihan ni Dan. At muli, inangkin ito ang mga labi niya. Muling naging masuyo ang mga palad sa paggalugad sa kanyang katawan. Oh Dan, kung ito'y ipanaginip, ayoko na magising. At sa nanlabong diwa ni Maris, nahiling niyang sana, pag-ibig ang dahilan ng aksyong iyon ng binata. Ngunit mayamay tumigil si Dan sa ginagawa. Dan? Napamulat ang mga mata niya. Nagtatanong ang mga titig. Humihingi ng paliwanag. Matulog na tayo, Maris. Ha? Tila naman sinampal si Maris sa pisngi at isang halik sa mga labi ang ginawad. Matulog na tayo. Pareho tayong pagod. Pareho magulong isip at ayoko magpakabigla. Pagkawi ka niyon, niyakap itong dalaga. Iniuna ng ulo sa sariling dibdib. Naguguluhan man, pinilit ni Maris na unawain ang aksyon iyon ni Dan. Baka nga ayaw lang nitong biglain siya. Kahongkagan ang nadama ni Maris na magising ng umagang iyon. Wala siyang katabi sa kama. Wala ng ingay na naninig maliban sa hampas ng alon sa dalampasigan. Dan? Inot-inot siyang bumangon at namintana. Buhat doon, tanaw niya ang parot-paritong pagdatal ng alon sa dalampasigan. Tira nakikita niya roon ang mga eksenang nagaganap sa kanila kanina bago sila natulog ni Dan. Bakit hindi itinulin ni Dan na naumpisahan kanina? Bakit naman niyang may inililihim pa rin sa kanya ang binata? Maris? Buhat sa pinto, pumasok si Aling Cora. Kayo ho pala, nasan ho si Dan? Abay maagang umalis at baka raw matraffic sa daan. Maya asikasuhin daw siyang mahalagang bagay. May pupuntahan pa rin yata siya. Paliwanag ni Aling Cora. Ha? Ganun ho ba? Hindi niya ipinahalata sa matanda na nanlupaypay ang kanyang kalooban. Sinadyaban ni Dan at takasan siya dahil alam nitong magpipilit siyang sumama. Wala ho bang ibang sinabi? Wala eh. Naiinip man si Maris sa maghapong yon, di siya nagpunta sa dagat para maligo. Di rin siya nag-abalang lumabas ng bahay. Nilibang ng dalaga ang sarili sa pagtulong kay Aling Cora sa pagluluto. Maris, uuwi mo na ako sa kabayanan at babalik na lang mamayang gabi para may kasama ka habang wala pa si Dan. Paalam ni Aling Cora sa kanya pagkakain ng tanghalian. Sige ho, at kung gagabihin ho kayo po pwedeng bukas na lang ho na umaga kayo bumalik. Nakangiting wika ng dalaga. Naku, hindi naman pwede yon. Baka hindi makabalik si Dan, wala kang kasama dito at... Ayos lang ho yun. Double lock naman ho ang pinto at may rehas sa mga bintana. Isa pa ho, mukhang mababait nga ang mga taga rito. Sigurado ka? Oho, mag-uwi na lang ho kayo ng masarap na ulam bukas ng umaga. O sige. Namakaalis na ang matanda, lalo nakadama ng pagkainip si Maris. Ngayon pa man nililibang niyang sarili sa pagbabasa at panonood. Na magsawa sa ginagawa ang dalaga ay pinasya niyang kunin ang kabahayang iyon na may tatlong silid maliban sa ginagamit niya. Nakalak ang lahat ng mga iyon. Oo nga, at dumating ang kinabukasan, si Aling Cora. Si Dan naman ang hindi dumating. Ano ho bang sinabi niya sa inyo? Nababahalang tanong ni Maris sa katiwala. Abay ang sabi niya, uuwi din dito kagabi. Wala pa ho siya. Ang mabuti pa, maglibang-libang ka nilang muna. Alam mo, masarap pamasyal sa aplaya kapag hapon. Maraming huling isda at kung ano nang namang dagat ang mga mangingisda, malilibang ka sa panonood. Sige ho. Ganon nga ang ginawa ni Maris. Pinilit niyang libangin ang sarili sa maghapong iyon. Nang gumabi, pinilit niyang kumbinsin ang sariling darating si Dan.
Ngunit hanggang mag-umaga na uli, wala pa ring Dan ang dumarating. Nag-aalala at natatakot na si Maurice. Baka may masamang nangyari kay Dan, o baka hindi na siya balikan pa nito. Pero bakit naman ito gagawin yun? Pagkaroon ng tatlong araw na pamamalagi sa rest house at hindi pa rin bumabalik si Dan, ipinasya na ni Maurice na lumuwas. Kahit anong pigil ni Aling Cora sa kanya, hindi siya nagpapigil. Buhat sa terminal ng bus, nagtaksa na lang si Maurice patungo sa bahay ni Dan. Paghinto pa na ng taxi tapat ng gate, kinabahan na siya. Oo nga't nakatayo sa may gate ang dalawang kortsa. Hindi niya matanaw ang kotse ni Dan. Celso! Mamaris, kayo pala! Nagulat pa ang gwardiya na makita siya. Bakit ngayon lang kayo? Aha? Anong... Na-hospital ho si Sir Dan. Ngayong umaga lang ho yata ang labas niya. Bakit? Saang hospital siya dinala? May naengkwentro ho siya mga tauhan ni Daryl Del Mundo, kamakalawa. Naghabalan ho sila ng kotse habang nagbabarilan. Tinamaan ho siya sa kanyang braso pero ligtas naman. Pero yun hong kasama niyang babae na patay. Babae? Jessie ho yata ang pangalan. Oh God, saang hospital siya naroon? Sa Makati Med ho. Sige, ma'am, wag na. Ngunit nakalis ang taxi na pinaghintay ni Maurice sa Kaisiya. Sa panunlumo ni Maurice, nakapag-check out na si Dan sa Makati Med. Ilang minuto pa lang daw itong nakakaalis, ang sabi ng guard sa main door. At dahil pinaalis niya ang taxi na sinakyan kanina, nahirapan siya makagilap na masasakyan na pabalik sa bahay ni Dan. Shit! Kung kailan ka naman... Maurice! Ha? Napa-atras siya na makilala ang lalaking sumungaw sa bintana nang sasakyang huminto sa harapan niya. AJ! Sa wakas, nakangising boba ang lalaki. Akala mo yata'y habang buhay mo ako mapapagtaguan, ano? AJ, tigilan mo na ako. Napalinga siya sa paligid sa pag-asang makakakita na mahihinga ng tulong. Tigilan? Gaga ka? Ang tagal-tagal kitang hinanap. Puro sakit pa ng katawan ang inabot ko sa'yo. Tapos sasabihin mo, tigilan kita? Halika nga! Bigla nitong sinambilat sa braso ang dalaga. Napatali si Maurice. Wag! Pitiwan mo ako! Nagwala siya, nanulak at tanuntok. Saklolo! Abat! Isang malakas sa bigwas ang binigay ni AJ sa kanya. Nagdilim ang paningin niya bagamat gising pa rin ang kanyang diwa. Tuluyang bumigay ang kanyang tuhod. Naramdaman niya ang pagsalo ng malalakas sa bisig sa kanyang katawan. Kasunod noon ang ingay na tila komisyon ng mga tao. At sa nadaramang pagod at nervyos, naramdaman na lang niya ang tuluyang pagkahulog sa mas malalim na kadiliman. Marahang haplos sa kanyang pisngi ang pumukaw sa nagbabalik na dima ni Maurice. Kasunod noon, naglapat ang mainit na bagay sa mga labi niya. Si AJ! Bigla ang dating ng katatakutan sa kanyang dibdib sa realisasyong iyon. Naramdaman niya ang kahubaran sa ilalim ng kumot na tumatabing sa kanya. Bigla siya nagbulat ng mga mata at ang tangkang itulak ang pangahas na humahalik sa kanya. Dan! Bigla ang pagkaba ng kanyang dibdib na mamulata na nakangiting mukha ng binata at nakatunghay sa kanya. Hi, Sleeping Beauty! Pag-uwi ka niyon, bahagyang dumukwang si Dan at isang mabilis na halik sa kanyang mga labi ang iginawa nito sa kanya. Halik na tila malamig na kamay na humahaplos sa puso niyang punong-puno ng takot. Ano nangyari? Nasaan si AJ? Nahihilan niyang pataas ang kumot upang ikubli ang bahagi ng dibdib niyang bahagyang nakasungaw. Ngumiti si Dan, marahang pinagalang isang daliri sa gilid ng kanyang bibig. Pagkaway naglandas iyon sa leeg niya hanggang sa balikan. Dan? Bahagya siyang napapiksi. Hindi niya kayang pakitungon ang init na nagmumula sa daliri nito at nanalalitay sa kanyang katawan. Ikaw kasi, antikas ng ulo mo. I've told you, wag kang aalis sa rest house. Ininto naman ito ang ginagawa at matiim na tumitig sa kanya. Kasi, but don't worry, wala na si AJ. Dumating ako sa tamang oras. Namang galing ka sa bahay, nararoon na pala si Kelly. Dumating na sila ni Herman mula sa US. Tinawagan niya ako sa cellphone at sinabing patungo ka nga ron ng ospital. Bumalik ako ron at tamang-tama dahil nakita ko, hinaharas ka ni AJ. Nagsuntukan kami. Natawag ang pansin ng mga nagpapatrolyang polis. Bukod sa tangkang pagkidnap sa'yo may pa siyang kaso, siya ang pinuno ng isang big-time syndicate dito sa lungsod. Kahit paano nakahinga siya sa kaalamang iyon, tila noon lang niya naalala ang kalagayan ni Dan. Ang sabi ninyo, nabaril ka raw. Inagilap niya ang braso nito na may benda. Ang dami mo namang tama at... Maurice, calm down, okay? I'm alright. The place lang to kumpara sa unang tama ko mula sa mga tauhan ni Daryl. Mabilis itong kinulong sa mga palad ang mukha niya. At kung yun inalampasan ko, ito pa kaya? Natigilan si Maurice at napatitig sa mukha nito. Si Jessie, ano nangyari sa kanya?
Napalis ang ngiti sa mga labi ni Dan. Poor girl, patay na siya. Nabaril ni Daryl na magkaengkwentro namin siya. Lumungkot ang mukha nito. Sa ilang saglit, parang gustong manibugho ni Maris. Labis bang nalulungkot si Dan sa pagkamatay ni Jesse? Si Daryl, ano nangyari sa kanya? Patay na rin siya. Nabangga ang kotse niya na mabaril ko. Pero bago yun ipinagtapat sa akin ni Jesse na totoo ang mga sinabi ni Daryl. Totoong nagkarelasyon sila at ang usapan nila, papatayin si Sonya. Pero nang hindi niya yun makonsensya, tinangka niya magsumbong sa mga polis. Kaya pina siya ni Daryl na unahin siya kaya tumakas siya. Ganun ba? Oo. Ang sumunod ay mahabang katahimikan. Dan? Forget about them. Maris? Wala na sila. Patay na. Ang mahalaga ay tayong dalawa. Magkasama, buhay, at may pagkakataon pang... Hindi nito itinuloy ang nais sabihin. May pagkakataon pang ano? Sa halip sagutin ang kanyang tanong, marahang kinabig ni Dan ang batok niya. Hanggang maramdaman na lang niyang magkalapat na pala ang mga labi nila. Dan! Narito siya. Ito na naman si Dan. Umaaksyon na para ba may pagtingin sa kanya. Maya-maya inihinto nito ang paghalik sa kanya. Bakit? Maang natanong ni Maris. Nakita niya ang pagsasalubong kilay nito at gusto niyang magtaka. Bakit? Ayaw mong tugunin ang halik ko, Maris? Ayaw mo ba sa akin? Ha? Nagkamali ba ako ng sapantahan na mahal mo rin ako? Lalong napaawang ang bibig niya. Maris, we're doing fine naman. Hindi ba? Noong nasa rest house tayo, payag kang matulog sa tabi ko. Payag kang umunan sa braso ko and I thought, shh! Kinikilig ang puso ni Maris na iniharang isang daliri sa bibig nito. Ano nga ang tanong mo? Kung nagkamali ka ng sampantahan na mahal mo rin ako? Oo. Ibig mong sabihin, mahal mo ako? Nangistop ang mga mata niya. Natigilan si Dan. Matiim ang tumitig sa mga mata niya. Ano sa palagay mo? Formal ang mukhang tanong ito. I don't know. Titig na nagpailang sa kanyang pakiramdam. Maris, inilagay ko sa panganib mong buhay ko. Mabawi ka lang kay Daryl. I thought ginawa mo lang yun dahil naisip mong my only reason sa pagbawi sa'yo ay dahil natakot ako na mapahama ka sa mga kamay niya and worse, tuluyang mahulog ang kalooban mo sa kanya dahil sa mga pinakikita niyang kaibigan sa'yo. Kahit naman hindi ka totoong buntis, ang pag-aalok niya sa'yo ng kasal nakakatukso. He is rich. Gwapo pa rin naman at... Shhh! Muli, iniharang ni Maris ang daliri sa bibig nito. Ikaw ang mahal ko. Ha? I love you. Noon pa. Kaya nasasaktan ako kapag binabaliwala mo. Nasasabik ako sa mga pagkakataong hindi kita nakikita. Kaya nung malaman ko nag-resign ka na sa pagkapulis, tuwang-tuwa ako. Lalo na nang patirahin mo ako sa inyo. At nung hilingin mong tulong ko para sa kaso ni Jesse. Shh! Tama na, okay? Naniniwala na ako. Tama nga palang madalas ipahiwatig sa akin ni Kelly. Nabulag daw ako dahil hindi ko nakikita ang babaeng dapat kong mahalin kayo nasa harapan ko lamang ito. Sinasabi ni Kelly yon? Parang gustong mamula ni Maris. Yeah, napangiti si Dan. Actually, parang nararamdaman ko na ngayon noon eh. Ang totoo, sa tuwing darating ako sa office at mukha mong nabubungaran ko, iniignora ko ang kakaibang pakiramdam na yon. Yun bang parang gusto ko yung tatitigan lagi? Kausapin, makipaglapit sa'yo. Sa klase ng trabaho ko bilang polis, parang natatakot ako magmahal. Papaano kung may mangyari sa akin? May iwan lang itong umiiyak. At ayoko ng ganon, Maris. Ayokong... Dan, huwag kang duwag. Ang tapang-tapang mo. Magbahal lang, takot ka? Napangiting muli ang binata. Tama ka. Dahil mula nang malasap ko ang halik mo, hindi na ako natakot magmahal. Para bang lahat ng panganib kaya kong harapin para sa'yo. Talaga? Hmm? Pero sa ngayon may iba pa sana akong gustong harapin. Ano yun? Kinabahan siya sa klase ng titig nito sa kanya. Lalo pa nang kumilos sa mga kamay ni Dan at tinilang palayo sa kanyang kumot. Tinangka niyang haburin ng kumot. Dan! Shh! Tumambad sa paning nito ang kanyang kahubdan. Remember that night na hindi ko tinuloy ang... Hindi na nito itinuloy ang nais na sabihin. Oo! Tugon ng dalaga at agad na nakaunawa sa nais itong tukuyin. And I told you, gusto kong gawin yon sa tamang panahon dahil may mga bagay pa akong dapat tapusin, hindi ba? Mm. Tango lang ang tinugon ni Maris. At ngayon ang tamang panahon na yon dahil natapos ko na yon. Anong... Ngunit wala nang salita ang namagitan sa kanila. Nang maramdaman ni Maris ang kapusukan ni Dan, mariin niyang ipinikit ang mga mata. Ninamnam ang kaiga-igayang pakiramdam na madama ang katawan ni Dan. He kissed her gently. Ang parit ito'y marahang humahaplos sa kanyang balakang hanggang sa likod. At sa lumipas sa ilang sandali, alam ni Maris, hindi na siya magtatanong kung kailan siya mamahalin ni Dan. Dahil sa pamamaraan nito,
Nang pagsuyo sa kanya, alam niya ngayon na siya ang mamahalin ng binata. Nasagot na ang kanyang matagal na hinihintay na baka sakali lang naman. Dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Maris at Dan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ipatuloy niyo akong suportahan sa susunod nating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po!